have a destiny, I know I shall fulfill. Somebody knows it. I have a destiny in that city on a hill. I have a destiny. It's not an empty wish, for I know I was born for such a time. Shall fulfill. Yeah, I have a destiny in that city on a hill. I have a destiny. It's not an empty wish, for I know I was born. Glory to God. Dakila naming amang sumasalangit sa araw na ito, O Diyos, dahil ikaw ay aming unang hinanap. Unang ninais, unang hinangad, dakilang Diyos. Kaya naman po, Ama, higit pa ho sa aming inananasa, hinahangad, pinapanalangin ang mga dakilang bagay na gagawin niyo po sa amin, kasama po sa aming mga mahal sa buhay. Panginoon, niluwalhatin mo na ang iyong pangalan at patuloy niyo pong luluwalhatiin ang inyong pong dakilang pangalan. Kaya naman po, Ama, sa araw at oras na ito, Lord, ang dalangin po namin, dakilang Ama, na ang aming mga puso ay inyo pong pakalinisin ng iyong dugo. Maging lugar na ito, Panginoon, at kami po'y maging karapat-dapat. Ang dalangin po namin, Ama, na malayang gumalaw at kumilos, Panginoon, ang iyong kapangyarihan na sa araw na ito. Kaya po, Ama, sa oras na ito, kunin niyo po ang lahat ng karangalan. Ito lamang po ay para sa inyong dakilang pangalan, sa nag-iisang pangalan, sa matamis at makapangyarihang pangalan ng aming Panginoong Jesucristo. At ang bawal sa'yo magsabi ng malakas na Amen! Hallelujah! Sa baka pong malakas na Amen sa Panginoon? Amen! Isang malakas na rupa sa malakpang sa Diyos? Isang mataas na talon na sa Panginoon? Amen! Glory to God! Busan natin yung ating mga banal na kasulatan. Ano po? Glory to God! Sa aklat po ng Isaiah 43. Pag nandito na po tayo, wala na tayong gagawin, wala na tayong iisipin, at wala na tayong popokosan pa, glory to God, kundi ang ating Panginoon. Amen? Kunin na po yung ating mga listahan upang ilista na po ang mga kapahayagang ating matututunan at sa libre nating oras, i-review natin ito. Amen po ba? At ibabahagi din natin ito, glory to God, sa maraming tao, lalo na po sa ating mga mahal sa buhay. Tingnan po natin ilang classmates na natin ang ating naligtas. Makaaral tayo ng aral, wala naman tayong naliligtas. Tingnan natin ang ating mga kapwa, tagapagturo at mga tinuturuan, ang ating mga boss, mga nasa ilalim natin, no? Ang mga tao nakakasalamuhan sa araw-araw. Tingnan natin ang ating mga kapitbahay, ang ating mga kaibigan. Tanungin natin ang ating mga sarili, ilan na po ba ang ating naligtas sa kanila? Kaya po napakahalaga na tayo habang nag-aaral salita ng Diyos, may dala tayong Bible, nakikibasa tayo. I mean, sumasabay tayo sa pagbasa. Naglilista ho tayo, amin po ba? Sa libreng oras mo, tapos ng kumain, libreng, ikaw ay nagpapahinga, basahin mo yung mga tinuro sa iyo. Bago ka matulog, basahin mo. Amin po ba? Muli mong i-review. Amen po ba? Sa aklat ng Isaiah 43:1-4, Isaiah 43:1-4, a very, very popular verses. Halos alam na natin ito, kung masasabi nga natin, sa ulado na natin ito. Glory to God. But now this is what the Lord says. He who created you, Jacob, he who formed you, Israel, do not fear, for I have redeemed you. I have summoned you by name. No? You are mine. When you pass through the waters, I will be with you. And when you pass through the rivers, they will not sweep over you. When you walk through the fire, you will not be burned. The flames will not set you ablaze. For I am the Lord your God, the Holy One of Israel, your Savior. I give Egypt for your ransom, Cush and Seba in your stead. Since you are precious and honored in my sight,
And because I love you, I will give people in exchange for you, in exchange for your life. Purihin ang pangalan ng Panginoong Diyos sa buhay. Pag sinabi natin, when you walk through the waters, when you pass through the waters, no? When you pass through the rivers, no? When you walk through the fire, alam natin na ito'y pumapatungkol sa iba't ibang problema, pagsubok, laban ng buhay. Amin po ba? Sa ating mga pinagdadaanan. Pero kung magkamisan, ito talaga ay literal. Amin po ba? Literal, no? Ang mga Israelita ay dumaan naman talaga sa ilog. Hindi lang sa ilog, ha? Pati sa dagat. Amin po ba? Sa ilog Jordan, sila ay dumaan. Hindi sila nalunod. No? Sa dagat na pula, sila ay dumaan. Hindi sila nalunod. At hindi lang yun, no? Naranasan din po. Hindi man ng lahat ng Israelites, may mga nakaranas nito. Amin po ba? At naranasan din po ng tatlong kabataan, si Shadrach, Meshach at Abednego. Amin po ba? Na sila ay dumaan po sa apoy, hindi sila nasunog, no? Kaya po mga minamahal, dito po sa ating pinag-aaralan, merong mga bagay na dapat na maibigin sa atin. Number one, gusto ng Diyos na ipromote tayo at patuloy na ipromote. Amen po ba? Gusto ng Diyos na ang Panginoon, ang Kanyang pangalan ay maluwalhati sa ating mga buhay. God wants to promote us. God wants His name to be glorified in our lives, no? God wants us to become His witness. And God wants to testify through us and bring back people and bring back people to Him. Nais ng Diyos na tayo ay ma-promote. Nais ng Diyos na maluwalhati ang Kanyang pangalan sa ating mga buhay. Nililista ho ba natin? Nais ng Diyos na tayo ay maging witnesses niya. Ano po ba? Naunawaan po ba ninyo ako? At nais ng Diyos na magpatotoo ang Diyos sa buhay natin at ibalik yung tao na sa pamamagitan natin sa Kanya. Amin po ba? Lalo na ngayon, di ba? Ang napakaraming bansa ang inapekto ng lindol. Amin po ba? At kamakailan lamang ang Mindanao ay naapektuhan din ng lindol. Hindi lamang po ang Mindanao. Kung inyo pong ang international news ay inyo pong susuriin, pakinggan, aalamin, iintindihin, unawain, ang maraming bansa po'y naapektuhan po ng lindol. Amin po ba? At ang Mindanao, dalawang lindol na ang tumama. Tao pa ho ba? At meron pa tayong balita, no, na muli pang may tatama pang lindol sa Mindanao. At hindi lamang sa Mindanao, di ba? Maging dito sa Metro Manila, merong kinakatakot ng the big one, di ba? Glory to God. At kung magkaminsan ang mga tao ay tumatawag lang sa Diyos pag nasa kagipitan na. At yung iba naman ay sa kabila ng kanilang kagipitan na ay patuloy pa rin naninindigan na nasa tama sila, kaya naman tuloy-tuloy yung judgment ng Lord sa kanila. Nagigiling pa po tayo. Mga minamahal, meron pong literally, no? Meron pong tatlong kabataan. Tingnan natin sa Daniel chapter 1. Tingnan natin, Daniel chapter 1. Beginning verse 1 hanggang verse 1. Daniel chapter 1, beginning verse 1 hanggang verse 7. Tingnan natin. In the third year of the reign of Jehoiakim, king of Judah, Nebuchadnezzar, king of Babylon, came to Jerusalem and besieged it. And the Lord delivered Jehoiakim, king of Judah, into his hand, along with some of the articles from the temple of God. These he carried off to the temple of his God in Babylonia, and put it in the treasure house of his God. Then the king ordered Aspenas, chief of his court officials, to bring into the king's service of the Israelites from the royal family and the nobility, young men without any physical defect, handsome, showing aptitude for every kind of learning, well informed, quick to understand, and qualified to serve in the king's palace. Dumating ang pagkakataon na binigay ng Diyos, no, ang hari ng Juda, no, ang Jerusalem, ang Israel sa Babylon, sapagkat bunga ng kanilang pagkakasala. Amin po ba? May tao pa ho ba rito? Kasi sa kabila ng maraming warning ng mga prophets of God ng Old Testament, ay hindi nakinig yung mga Israelites, kaya
naranasan nila na nasakop sila. At yung mga ilang kagamitan nila sa templo, no, ay dinala sa templo ng Diyos-Diyosan sa Babylonia. Kasabay nito, yung mga ilang kabataan na tuturuan para maglingkod dun sa Babylonia or sa Babylon ay dinala rin. Amin po ba? Yan. The king assigned them a daily amount of food and one wine from the king's table. They were to be trained for 3 years and after that they were to enter the king's service. Verse 6. Among those who were chosen were some from Judah: Daniel, Hananiah, Mishael, and Azariah. Yun. Apat na kabataan. Si Daniel, si Hananiah, si Mishael, and Azariah. Yan. The chief official gave them new names. Binigyan sila ng bagong pangalan. Kasi ang mga pangalan nila, ano eh, Jewish names, no? Pinilitan ng Chaldeans or Babylonian names. Ano-ano yon? Si Daniel tinawag na Belteshazzar. Si Hananiah tinawag na Shadrach. No, tama ba? Tapos, Daniel to Belteshazzar, no? Hananiah pala to Shadrach. Hananiah naging Shadrach. Tapos si Mishael naging Meshach. At si Azariah naging Abednego. Amin po ba? Ang kulay pula sa Pilipinas, pagdating mo ng Amerika, anong kulay na yon? Red. Iba na. Tao pa ho ba rito? Yes. Kaya maging yung mga Chinese, meron silang Chinese name, di ba? Meron din silang Filipino name, di ba? Di ba? Mga Korean name, meron din silang another name pa. Tao pa ho ba rito? Yan. Glory to God. Yan. So makikita natin dito yung apat na kabataan. Amin po ba? Na dinala ng Babylonia, no, upang sila'y turuan at sila'y maglingkod doon sa Babylonia. Mga minamahal, kung titingnan po natin itong tatlong kabataang ito o apat na kabataang ito ay masasabi nating may kalungkutan, pakisabi may kalungkutan, because they are living in Babylon. Are you still with me? Living in Babylon, far away from their homeland. Sila ay nakatira sa Babylonia, napakalayo sa kanilang bayang sinilangan, sa kanilang sariling bansa. No. They are living in Babylon, far away from their homeland. Kailan po ito nangyari? 600 years before Christ. 600 years before Christ, B.C. Di po ba? Merong tinatawag na A.D., di ba? After death. Yan. 600 years before Christ, ito'y nangyari sa kanila. May tao pa po ba rito? Yan. So, mga minamahal, tingnan natin sa Daniel 3:16 to 18. Daniel 3:16 to 18. Tingnan natin. Daniel 3:16 to 18. Yan, nakita na ba natin? Maging lahat ng mga nakikinig at nanonood, napakaganda nito. Shadrach, Meshach, and Abednego replied to him. Sumagot daw si Shadrach, Meshach, at saka sa Abednego. No? Kanino? Kay Haring Nebuchadnezzar. We do not need to defend ourselves before you in this matter. If we are thrown in the blazing furnace, the God we serve is able to deliver us from it. And He will deliver us from your majesty's hand. But even if He does not, we want you to know, your majesty, that we will not serve your gods or worship the image of gold you have set up. Nakikinig pa ho ba tayo? Alam mo, minsan, mas maganda ang full-time kaysa sa mga part-timer. Opo. Kasi ang full-time, mga kasama mo, Christians. Ang ginagawa ninyo, manalangin, mag-ayuno, lagi kayo sa ministry. Pero yung mga hindi full-time nag-aaral, tama. Nagtatrabaho, amen po ba? Nagninegosyo. At nahaharap po sa mga hindi Kristiyano, sa mga unbelievers. Tama po ba? May tao pa po ba rito? Pag ikaw may nag-aaral, meron kang classmates na unbelievers.
meron kang teachers na unbelievers. Kung ikaw ay nagtuturo, meron kang co-teachers na unbelievers. Meron kang mga tinuturuan na unbelievers. Amen po ba? Pag ikaw ay may business, meron kang business partners na unbelievers. May mga customers kang unbelievers. Tama po ba? Pag ikaw ay nangangamuhan, meron kang boss na mga unbelievers. May tao pa po ba rito? Walang sumasagot. So masarap ang mga Israelitang ito, including Daniel, no? At saka itong si Hananiah, Mishael, at saka sino nga sila? Si Hananiah, si Mishael, at saka si Azariah. Ano po? Na pinangalan ng Belshazzar, Shadrach, Meshach, and Abednego. Masarap kung nandun sila sa kanilang bansa. Amin po ba? Sapagkat doon makakain nila yung gusto nila. Magagawa nila yung gusto nila at malaya silang makakasamba sa Diyos. May tao pa po ba rito? No? Iba't ibang tao ay nararanasan nila na yung kanilang kalayaan, no? Sa paglilingkod at sa pagsamba sa Diyos, minsan ito ay napu-put in danger. Napupunta sila sa minsan sa ibang bansa na kung saan ay ang pagsamba roon ay hindi tama. May tao pa ho ba rito? So kagaya ng magkakaibigan ito, mga kabataan ito, at dito tayo pumokus kay Shadrach, Meshach at Abednego. May tao pa ho ba rito? Makikita natin sa Daniel chapter 3, the whole chapter, no? King Nebuchadnezzar made an image of gold, 60 cubits high and 6 cubits wide. Ano po sa Tagalog yung 60 cubits? Yan po, basahin po ninyo sa Tagalog. May Tagalog po kayo, basahin po ninyo. Sa verse 1, nagpagawa si Haring Nabucodonosor ng isang imaheng ginto. Ano sa Tagalog yung 60 cubits? Ano pong nakalagay dyan? Kayo po ba'y nagbubukas po ng Bible o tumitingin lang kayo sa gandang lalaki ko? Kayo po ba naglilista o panilang ang tingin nyo sa gandang lalaki ko? Ano po ba ang sinasabi sa Tagalog sa Daniel chapter 3 beginning verse 1? Gano po ba kalaki yung imaheng pinatayo ni Haring Nebuchadnezzar? Gaano? Gaano po? 27 metro. Tayo ka nga, lakasan mo nga. 27 metro. Sige po, basahin mo kaya yung verse 1 kung meron kang Bible. Malalabo mga mata ng tao rito. Oo, hindi nakakapagbasa. Ayaw kasi mag-pray na lumiwanag yung mata. Kung may salamin, ayaw magsalamin. Ito totoo. Oo. May mga dalang Bible pero hindi naman nagbabasa, hindi naman nababasa. Mga palamuti lang eh. Kaya pag sinabi mong basahin, hindi naman nagbabasa, nanguhula lang. O sige, makibasa mo talaga. Daniel 3 verse 1, si Haring Nebuchadnezzar nagpagawa ng mabutong ginto ng 27 metro ang taas. At may 3 metro naman ang lapad. 3 metro naman ang lapad. Ilang feet yun? 90 feet. Tapos, and 90 feet ang kanyang height. Tapos ilan yung kanyang lapad? 9 feet wide. Are you still with me? 90 feet high. Gano kataas yung 90 feet? Taas nun. Diba? Ako, 6-footer ako. Kung naka-high heels. Eh, wala akong high heels. So, ganoon. Iti, ano lang ako? More than 5 lang ako. So, it means 90 feet ang taas nun. Tapos yung lapad, 9 feet yung lapad. Nagpatayo siya ng ribultong ginto. At ang pagkaalam ko, ang ribultong gintong pinatayo niya, ribulto niya mismo ito. Minumento niya ito. May tao pa ho ba? Yan. And set it up on the plain of Dura in the province of Babylon. He then summoned the satraps, prefects, governors, advisors, treasurers, judges, magistrates, and all the other provincial officials to come to the dedication of the image he had set up. May dedication pa. Grabe. No? Merong dedication. Inalay nila. May dedication. So the satraps, prefects, governors, advisors, treasurers,
judges, magistrates, and all the other provincial officials assembled for the dedication of the image that King Nebuchadnezzar had set up, and they stood before it. Lahat sila tumayo. Lahat sila gumalang. Lahat sila, they paid homage, no, to the image that King Nebuchadnezzar had set up. Yan. Then the herald loudly proclaimed, "Nations and peoples of every language, this is what you are commanded to do." Kasi noong mga panahong yun, ang superpower, Babylon eh. Ngayon, ano ba ang superpower na bansa? Amerika, di ba? No? Pero gusto ng China na maging superpower. May tao pa ho ba rito? At yung Russia ay tinatawag na the sleeping giant, na isang araw mag-rise up ang Russia. Then the herald proclaimed nations. So, ibig sabihin, hindi lamang yung Babylon, pati yung mga bansang nasa ilalim sakop ng Babylon. "Nations and peoples of every language, this is what you are commanded to do. As soon as you hear the sound of the horn, flute, zither, lyre, harp, pipe, and all kinds of music, you must fall down and worship the image." Yun. Kapag tumunog daw ang lahat ng uri ng instrumento, no, ay ang lahat ng tao ay magsasamba, yuyukot sa gintong imahe na pinatayo ni Haring Nebuchadnezzar. Nakikinig pa ho ba tayo? "As soon as you hear the sound of the horn, flute, zither, lyre, harp, pipe, and all kinds of music, you must fall down and worship the image of gold that King Nebuchadnezzar has set up. Whoever does not fall down and worship will immediately be thrown into a blazing furnace." Kapag hindi raw yumukod, hindi raw sumamba, itatapon sa nagbabagang pugon. E yung, di ba, masarap yung pugon, yung pugon na bread, masarap. Ngayon, halos hindi na pugon eh, no? Oven na, pero yung iba pugon. Kaya masarap, masarap yung pugon. Amen po ba? Maging sa mga chicken o ano pa mang barbecue, masarap yung pugon eh. May tao pa ho ba rito? Pero ito, ang ipupugon, eh grabe, mga tao. Mga taong hindi sasamba, nakikinig pa ho ba tayo sa pinatayong ginto ni Haring Nebuchadnezzar? At pagkaalam ko siya ito, 90 feet ang laki nun, ang taas nun, and 9 feet wide ang lapad nun. Nakikinig pa ho ba tayo? Naglilista ho ba kayo? Anong pangalan ni Daniel? Ano ang Chaldean name ni Daniel? Belteshazzar. Yan. Sige nga, at mag-review nga tayo kung talaga naglilista kayo. Ano ang pangalan ni ano? Ni Hananiah? Si Shadra. Ano ang pangalan ni Mishael? Si Mesha. Ano ang pangalan ni Azariah? Si Abednego. Yan. Naalala ko si J.I., meron siyang classmate, si Misha, si Mishael, babae. Pero actually, ang pangalang Mishael, pangalang pang lalaki. May tao pa ho ba rito? Sa panahon ngayon, yung pangalang Jonah, pang babae. Pero nung unang panahon, ang pangalang Jonah, lalaki. Prophet yun eh. May tao pa ho ba rito? Siya yung prophet na naglagyo sa Ginoo. Ayan. Nakikinig pa ho ba tayo? Tumakas sa Panginoon. Ganoon. Ngayon, nakita natin sa Daniel 3 na sabi sa verse 8, but sabi nga noon, saan ba tayo? Daniel 3 yun, no? Yan. Yan. Tao pa ba? Ngayon, ang nangyari, merong hindi sumamba. Pakisabi, merong hindi sumamba. Yung magkakaibigan si Shadrach, Meshach at Abednego, hindi sumamba. Listen very carefully. Alam ba ninyong ang naranasan ni Daniel, ang naranasan ni Shadrach, Meshach at Abednego doon sa Babylon ay nararanasan din ng maraming Kristiyano? Sa trabaho mo, sa negosyo mo, sa pag-aaral mo, saan ka man sa mundong ibabaw na ito, nakakaranas ka ng pressure. Merong ipapagawa sa'yo
na bawal sa pananampalataya mo. Ang TV ay ipipressure ka, ang sine ipipressure ka, ang mga balita, ang mga kaibigan mo, ang mga boss mo, o yung mga friends mo, ipipressure ka na gawin, sabihin, inumin, hit-hitin ang isang bagay na bawal sa iyo. May tao pa ho ba rito? Are you still with me? Makinig po tayong maiyog na po tayong magkwentuhan. Bawal po sa totoong Kristiyano, sa totoong mananampalataya. Bawal sa mga totoong Hudyo ang sumasamba sa Diyos Diyosan. Napakaganda nga nung sinabi ni Brother Billy nung last Sunday, na sabi ko, dapat nilive yun at dapat pinos yun. Pero hanggang ngayon, wala pa rin ata. Sapagkat ang sabi niya, siya ay dating sumasamba kay Black Nazarene, sa rebulto ng Black Nazarene. Mabuti na lang napunta siya sa Kingdom of Jesus Fellowship. Amen. Akala niya yung Black Nazarene, ito yung totoong Diyos. Nagpapahid siya ng panyo sa Black Nazarene. Mabuti na lang napunta siya sa Kingdom of Jesus Fellowship. Glory to God. At dito niya nakilala ang tunay na Diyos. At ang Diyos na ito, John 4:24 ay dapat sambahin sa Espiritu at katotohanan. Palakpakan natin si Lord, malakas ng malakas. Hallelujah! Kaya kahit matagal na kayong Kristiyano, eh pwede niyong ipatotoo at ibalik-balik yung mga dati niyong iniwanan ng bisyo at kasalanan. Bakit kailangan yung ibalik-balik na ipatotoo yung mga iniwanan nyo ng bisyo at kasalanan? Kasi habang pinapatotoo mo yan, hindi ka na babalik riyan. Pag hindi mo ipapatotoo, may tendency babalik ka riyan. May tao pa ho ba rito? Yes. Yung mga Kristiyanong hindi nagpapatotoo, hindi nag-i-evangelize, nababalikan ang kanilang dating kasalanan. Kasi habang nagtitestify ka, it reminds you, no? Iniwan mo na yan, hindi mo nababalikan. Kaya pag hindi ka nag-evangelize, no, hindi ka nagpapatotoo kung ano yung mga bisyo at kasalanan iniwanan mo, may tendency makabalik ka riyan. Pangalawa, may mga taong kagaya mo sa maling pagsamba, sa maling kasalanan na iyan, na kapag narinig nila na napunta ka sa katotohanan, mai-encourage mo sila na pumunta na sa katotohanan. Amen. At ma-realize nilang mali pala ang kanilang pagsamba, mali pala ang kanilang bisyo at kasalanan. May tao pa ho ba rito? Yun. Kaya dapat paulit-ulit nating tinitestify ano yung mga bisyo at kasalanan ating iniwan na para hindi na tayo bumalik dyan. Ano yung mali nating pagsamba para bumalik, hindi na tayo bumalik dyan. Amin po ba? At marinig ng marami yan, ano-ano yung mga iniwanan natin, glory to God, sapagkat mali yun at dapat na rin nilang iwanan yun. Amen? At sila'y tumama na. Amin po ba? Malakpakan natin ang Panginoon. Ako matagal na akong nabuhay ngayon, October 4, 1985. Pero patuloy kong tinetestify ano-ano yung mga bisyo't kasalanan ng iniwanan ko. Bagamat hindi ko na nabalikan yun, hindi ko na babalikan yun, pero paulit-ulit ko siyang tinetestify. Upang paalala, no, na ang kabutihan ng Diyos sa buhay ko na dati ako ay bound, no, alipin, slave, no, ng ganong pagsamba, maling pagsamba at mga bisyo't kasalanan, at salamat sa Diyos pinalaya ako. Amin po ba? Malakpakan natin ang Panginoon sa buhay. Isulat mo ito, ilista mo ito. Kapag hindi ka nagliligtas at hindi ka nag-evangelize, at hindi ka nagtetestify ng dating kasalanan mong ginawa, babalik ka ulit yan. Tandaan mo. Ah! Hindi ka nakakatulong sa maraming tao para sila maligtas. Nakikinig pa ho ba tayong lahat? Glory to God. Sa mga minamahal, nung tumunog na po yung mga iba't ibang instrumento, nakikinig pa ho ba tayo? Are you still with me? Ito ngayon ang pressure na kay Shadrach, Meshach at Abednego. Wala sila sa sarili nilang bansa. Wala silang kalayaan dito. No. Sila ay nasa ilalim ng Babylon. Pinalitan ng kanilang mga pangalan. May tao pa ho ba rito? Pinapasamba sila sa maling Diyos. May tao pa ho ba rito? Anong ginawa ng tatlo
hindi silang sumamba. Kristiyano ka, pero minsan naiipit ka. Sige na, hitit ka ng sigarilyo. Hihititin mo ba o hindi? Kristiyano ka, pero tagay na. Munti lang, isang shot lang, oh. Ang tanong, iinom ka ba o hindi? Minsan, ang daling sabihin ng salitang hindi para sa mga walang nag-aalok sa kanila. Pero, yung iba naman ay napakadaling sabihin nila ito dahil talagang malakas sila. Amin po ba? Pero merong mga Kristiyanong may laban talaga sila. Minsan, kahiyaan sa mga classmates. Kaya ang sabi ng 2 Corinthians 6:14, do not be equally yoked with the unbelievers. Huwag kang makikipamatok sa mga hindi mananampalataya. E tao pa ba rito? Kasi pag hindi ka malakas, nakikinig ka pa ba sa akin? Pag hindi ka malakas, mahihila ka nila. Ako, nakikipag-reunion ako, nakikipag-get together ako. Sumasama ako sa mga dating kaibigan, classmates, dating classmates, o mga mahal sa buhay na hindi mananampalataya. May tao pa ho ba rito? Pero alam ko yung aking kinalalagyan at kinatatayuan. May tao pa ho ba rito? Pero alam natin ang katotohanan ng ito. Listen very carefully. Alam natin ang katotohanan ng ito. Na kung bakit maraming Kristiyano ang walang soluwin. Maraming Kristiyano ang hindi maipatotoo kung ano yung mga binago at binabago pa sa kanila ng Panginoon kasi nabubuhay sila sa compromise. And this is very, very true. Napakaraming Kristiyano ang nabubuhay sa compromise. Mga Kristiyanong pag natagayan, iinom. Pag mga Kristiyanong pag natagayan, nabigyan ng sigarilyo, hit. Pero sila ay sasamba pa rin sa Panginoon. Dadalo pa rin sila. Maglilingkod pa rin sila. Aawit, sasayaw, kakanta, tatayo. Magtuturo pa rin sila. Leader pa rin sila. Kaya lang, they are living in a compromise. Hindi sila makapanindigan. Nakikinig pa ho ba tayo? Alam ba ninyo na ang banal na kasulatan ay laging bago? Ito ay updated. Kahit na anong panahon, updated ito. Amen po ba? Hindi ito naluluma. At hindi ito maluluma kahit kailan. Pakisabi updated. Updated ito. Ang pagkaakala ko, hanggang millennial, di ba tayo matatanda na may mga millennials? Eh, akin na pag-alaman kay Ma'am Roan without an E. Na yung mga kabataan pala ngayon, hindi na pala sila millennials, sila pala ay Z generation na. You see? May tao pa ho ba rito? Z generation na sila. Hindi na pala sila mga millennials. Tayo mula sa A generation, sila Z. Pag Z generation, it means malapit na yung end of the world. May tao pa ho ba rito? Kaya ang Biblia ay laging applicable, laging ito'y updated ito eh. Hindi ito naluluma kahit kailan. Yung mga pangyayari nung unang panahon, mangyayaring muli. Kung paanong dumating ang pressure, Shadrach, Meshach at Abednego, listen very carefully, bilang Kristiyano, bilang leader, bilang alagad ni Kristo naglilingkod sa Panginoon, darating din sa iyo ang pressure. Yes! Ang tanong, pag dumating ba ang pressure, will you stand on your faith? Will you not compromise your faith? Can you declare to your classmates, I am a Christian? Can you declare to your office mates, no, I am a Christian. I cannot sip that, I cannot drink that, I cannot do that because I am a Christian. Tumawag yung mga classmates ko, bassmates ko, inaanap nila ako, nagkita-kita kami. Uminom sila ng Alfonso, Pundador,
kung ano-anong mga ano yun, sun miglite and all kinds of lights. Hindi ako tumagay sa kanila. At nang sila, kami-kaming lahat ay nagtos para sa tagumpay, nakipagtos ako talaga. Pero ang laman ng aking baso, iced tea. Kakulay din ng pundador. Pero alam nila ang hawak ko, iced tea. May tao pa ho ba rito? Para sa tagumpay ng aming batch. Pero sila, ang laman ng anila, pundador, Alfonso, San Miguel, kung ano-anong light. Makinig kang maigi sa akin. Laging ang pananampalatayat mo at paglilingkod mo sa Diyos ay laging tetestingin. Tandaan mo. At paulit-ulit lang tetestingin. Sa loob ng inyong tahanan, tetestingin ka. Sa trabaho mo, tetestingin ka. Sa mga kaibigan mo, kasama mo sa negosyo, tetestingin ka. Hello? May tao pa ho ba rito? Minsan, sa totoo lang, ang ginagamit ng Diablo minsan, o ang Diyos mismo ang gumagamit, asawa mo. Tinitingnan kung ilasar ka ng asawa mo, maglulus control ka. I'm not kidding. Minsan, ang gagamitin ng Diyos, anak mo, o ng Diablo. Minsan, ang kapitbahay mo, minsan, ang kaibigan mo, o sino mang tao. Titingnan if you will lose control or not. If you will give in to temptations or not. Hello? May tao pa ho ba rito? Nakakita ka na ba ng kalamansi? Ang kalamansi, maasim. Tama? Kaya natin nalaman na ang kalamansi, maasim, hiniwa ng kutsilyo. Tama? At piniga. Amen? Hindi. Hindi ang kutsilyo at hindi ang kamay na pumiga. O anumang pampiga ang ginamit mo sa kalamansi, ang nagpaasim sa kanya, talagang maasim siya. Hello? Kaya kung magkaminsan merong nangasar sa'yo, naasar ka. Hindi dahil may nangasar sa'yo, talagang asar ka. You have to accept it. Yung tao pa ho ba rito? Anong sabi nga ni May Kikira? No? Anak, sabi niya Kikira, ang baho mo na. Sabi ni Kira, inaamoy mo pa kasi ako eh. Huwag mo na akong amuyin. Yung tao pa Huberto, kaya ka nabahuan, tama. Kasi inamoy mo. Amen! Kapag merong Kristiyano, hindi na ako aaten. Na-Istanbul kasi ako sa asawa ko, naglilingkod pa naman sa Panginoon, nangangaral pa naman. Ayoko nang umatin si kapatid, si sister. Na-Istanbul ako sa kanila. Maawit, tumutugtog, sumasayaw pa naman sa Panginoon. Na-Istanbul ako sa kanila. Hindi na ako aaten yung mga kabataan, yung mga leader, yung mga matatanda. Nakaka-Istanbul yung buhay, mga nakakasalasang yung buhay. Hindi na ako aaten. Mali, kaya ka na-Istanbul kasi tinitingnan mo yung mga pangit. Amen! At hindi sinabi ng Panginoon na tingnan mo yung pangit. Ang sinabi ng Panginoon, tingnan mo yung mga magaganda. Amen. Ang sabi ng Panginoon sa Hebreo 12:2, amen? Huwag mong tingnan ng puwing ng kapatid mo sa mata kasi baka mas malaki pa yung puwing mo. At din, amen? Matthew 7. At hindi tayo nandito para humusga sa bawat isa. Anong sabi ng Biblia? Look unto Jesus, the author and finisher of our faith. Anak, abatin tayo, hindi ako atin, nakaka-Istanbul, sige nito roon. Eh, hindi ka naman umaatin dahil sa kanya. Umaatin ka dahil sa Diyos. Amen. Amen. Itao pa ho ba rito? Alam mo sa buhay na ito, sa ayaw mo sa gusto, di ba kahit maingat kang magmaneho, tama? Maingat kang magmaneho, di ba biglang may kakat sa'yo? May kakat sa'yo. Hindi mo maiiwasan yan. Sa buhay na ito, kahit na anong bait mo, kahit na anong lambing mo, kahit na anong galang mo, amen, gagamit ang Diablo para asarin at inisin ka. Baka paglabas mo rito, mamaya may mang inis na sa'yo eh. Totoo. Baka yung kapitbahay mo lang, kasama mo sa bahay, mainis na sa'yo eh. Manginis na sa'yo, may tao pa ho ba rito? Ang tanong ko, magpapainis ka ba? Ikaw ba si manginis or aling inis? Hello? Kasasamba ko pa naman sa Panginoon! Sayang lang yung pagsamba ko sa Diyos! Hindi na sayang. Counted yun.
Ang tanong, how do you respond to persecution? How do you respond to attack of the enemy? May tao pa ho ba rito? Ako, meron akong nakitang true story. Meron, ang asawa niya, pastor. Pero yung buhay ng asawa niya hindi ayos. Pero patuloy siyang sumasamba. And this is a true story. Bagamat alam niya, yung pinapangaral ng asawa niya, pastor, hindi siya nasa kabuhay. But she keeps on attending. May tao pa ho ba rito? Bakit yung marami ay natitisod? Kunyari, meron diyang humps, natisod ka. Bakit ka natisod? Hindi ka nakatingin eh. Pag nakatingin ka, hindi ka matitisod. Amen? Pag nakatingin ka kay Jesus, hindi ka matitisod. Just look unto Jesus. Diba? In the midst of the trials. May tao pa ho ba rito? Grow in maturity. Ay sa ayaw mo sa gusto, meron ka bagong born again? Ay talaga, nagbago talaga. Meron ang tagal-tagal ng born again? Hindi naman nagbabago. Merong bago-bago lang sa Panginoon? Matured na eh. Napakatagal na sa Panginoon, leader at lahat-lahat, immature pa rin. Meron yun. Tama ba ako o hindi? Totoo ba yun o hindi? Totoo yun. Kaya alam mo, sa buhay na ito, laging may challenge eh. Kaya mo bang patunayan na Kristiyano ka? Okay, hindi ayos ang reaksyon ng asawa mo. Kaya mo bang patunayan sa asawa mo na Kristiyano ka? Kaya mo, hindi ayos yung reaksyon ng kakaibigan mo, kapitbahay mo, sino man tao, kaya mo bang patunayan sa kanya na Kristiyano ka? Ngayon kung sakaling nalaglag ka, nagpol ka, nagkamali, nagkasala ka, may tapa ba rito? Mali ang response mo, ayos lang! Amen! Hingi ng tawad, bawi ulit! May tao pa ba rito? Meron pa namang second chance eh. Habang nabubuhay ang tao, may second chance. Walang sumasagot. Uulitin ko, ang banal na kasulatan is updated ito. Ang Biblia is updated ito. Kung ano yung naganap noon, nagaganap din ngayon. At kung paano siya nang nagtagumpay noon, dapat mangyari rin sa'yo na ikaw ay nagtatagumpay. May tao pa ho ba rito? Yung mga patay, lalo na itong pista ng patay, yung mga unbelievers, nadalangin sila sa patay. Sabi nila sa mga patay, tulungan mo kami, bantayan mo kami, ha? Pero yung namatay, hindi niya natulungan sarili niya, ang agad namatay. Nagtao pa ba rito? O ito, kandila para sa'yo. Sa totoo lang, sayang yung kandila. Huwag yung magagaling sa akin, ha? Minsan napapahintulutan lang natin yan sa mga mahal natin sa buhay na hindi pa sila open. Pero kung open ka na, hindi ka na dapat magsindi pa ng kandila. Iilagay, ano mo na lang sa brana o tiyan, mas maganda. Pag sa mga hindi pa open, okay lang yung bulaklak. Pero pag open ka na, yung bulaklak na yan, bigay mo sa buhay, matutuwa yan. Kasi sabi ng isang ano eh, sabi ng isa, mabuti pa yung patay, may bulaklak, ako wala, nga. Ibigay mo na sa buhay yan. Tao pa ho ba? No. Tapos bibigyan nila ng pagkain. Eh, ibigay mo na lang sa buhay yan. Nasabihin nila, ang mga patay, hindi naman talaga kumakain yan. Inaamoy lang yan. At pinapanalangin nila yung mga patay. Pero kung babasahin mo sa Lucas 16, 19 hanggang 31, ang mga patay, hindi mo dapat pinapanalangin. Pag sila'y nasa impyerno, pinapanalangin ka nila. Huwag ka nang pumunta ng impyerno. Amen. At sa Hebreo 12:1, pag sila'y nasa langit na, amen.
pag sila'y nasa langit na, ang tawag sa kanila ay clouds of witnesses. Nag-cheer sila. Yes! Nag-cheer sila. Manyari, si nanay ko, ay nanay ko na nasa langit, nag-cheer yan. This is true, Hebrews 12:1. Pati yung mga naunang mga lingkod na niya sa langit, nag-cheer yan. Huwag ka nga atang sa pagsusuko, huwag ka magbabackslide. Darating sa iyo ang pressure ng buhay, pero huwag kang bibigay. Naku, tawan-tawa ako sa patotoo ni Pastor Elma, ang gandang i-testify palagi yun eh. Sabi niya, sa murang gulang niya, bata pa lang siya, pero lagi hinihiwalay na niya ang 10% para kay Lord. Siya yun ha? At pinaglaban talaga niya. Sabi niya, pag Sunday, pagtatrabahohin ako, hindi ako papayag. Sabi niya, pinaglaban talaga niya. May tao pa humor ito. So brethren, I'm not condemning anybody. Maturity is based on upon your relationship to God. Ang maturidad, amen, ay nakabase sa relasyon mo sa Diyos. At ang bawat decision mo, amen, ay nakabase kung gaano ka kalalim sa Diyos. Lista mo yan. Ayun ang ituro mo sa mga cell group at mga Bible study natin. At sa inyong mga mahal sa buhay na ninawa natin. Sige nito, leader pa naman. Hindi ka naman nawa atin para sa kanya eh. May tao pa ho ba rito? Umaatin ka para sa Diyos. Amen. May tao pa ho ba rito? Ano mo, darating yung pressure ng buhay sa'yo. Ma-ipipressure ka. Alam mo, tama ito. Pero, mapapressure ka eh. Gagawin ko ba yung tama o hindi? Eh, lalo na kung may threat. Iba ang nagaganap sa panahon ni Shadrach, Meshach at Abednego. May death threat. Oh, you see? Mayroon, sekretary ka eh. Oh, isulat mo ito. Pag di mo sinulat yan, you are a fire. Eh, Kristiyano ka, isusulat mo ba yun? Eh, alam mo, hindi tama yun. Nagaya nung aking nagtrabaho noon sa Akay Philippines, as service technician. I used to work in Akay Philippines sa Ugong Pasig, no? Alam mo, nila, pagpasok namin, magpa-punch kami ng ano, di ba? Anong tawag doon yung pinapunch? Time card, punch kami. Para malaman ng opisina, anong oras na pumasok. Eh, alas 8 to 5 kami. Pero alam mo ba ang alas 5? Nagme-makeup na yung mga kasama ko. This is true. Wala pang alas 5, nagme-makeup na yung mga kasama ko. Wala pang alas 5, nag-aayos na kami. And that is wrong. Tapos lalabas kami, magpa-punch kami. Pero nasa loob kami, hindi naman nagkatrabaho. And this is true. At pag napunta ako ng service sa labas, magsiservice kami, dala-dala namin sa sasakyan ng akay, ang saya-saya ko. Kasi makakapaglakwatsa kami. Kunyari, tumawag, sira ang ganitong amplifier sa ganitong bangko. Pupuntahan namin yung bangkong yan, gagawin namin doon. Tapos na kami, hindi pa kami uwi. May tao pa ho ba rito? Maglalakwatsa pa muna kami. Naalala ko yung kasama ko, kabady-bady ko si Joey. Lakwatsa muna kami. Tapos, pagkatapos, pag malapit na yung alas 5, pauwi na kami. Nagawa kami ng report, ang hirap ng trouble. Kasi totoo lang. Gawa na namin, tapos na namin. Naglakwatsa lang kami. Narating alas 5, magta-time out kami pa. Pero totoo lang, naglakwatsa lang kami. May tao pa hover rito. May siya namang Kristiyano ka, alam mo naman talaga hindi ka dapat iinom ng alam, hindi ka dapat maninigarilyo, dapat hindi ka mangungopia, hindi ka mangungodigo, hindi ka magmumura, alam mo naman lang Kristiyano ka, alam mo naman yung tama eh. Alam mo naman yung pornografiya, alam mo naman yung lust, di ba? Alam mo naman lahat yun eh. Pero kung magkaminsan, darating ang pressure sa buhay mo. Darating. Alam mo naman talagang nagpapatawad ka, alam mo naman talagang hindi ka nainis, hindi ka naasam, hindi ka nagwawala. Alam mo naman talaga. Pero kung magkaminsan darating ang pressure, tama?
At pag na-pressure ka at nagkamali ka, bubulong sa'yo yung diablo. Kita mo na, aaten-aten ka, naglilingkod ka, tuturo-turo ka, aawit-awit ka, nag-pull ka. Huwag na, mag-bashlight ka na. Nasabihin sa'yo ng diablo. Kaya dapat ang sabihin mo sa diablo, hindi, babalik ako. Amen? Nagkasala man ako, patatawarin ako ng Lord. Amen? Mas magandang bumalik ka kaysa naman malaglag ka sa dagat-dagat ng apoy ng impyerno. Wala na pong alisan dun. Misan, pinapanalangin natin na huwag magkaroon ng lindol, pero sa Biblia, sa Mateo 24, iyan ay mga panatandaan ng last age eh, ng end of the world eh. At ang sabi ng Biblia, this is just the beginning of birth pains, birth pangs. Simula pa lang yan eh, sabi. Meron pang great tribulation period. Nag-iiling pa ho ba tayo? Ano yung sumasagot? Kaya laging applicable yung Biblia eh. Updated tayo rito eh. Nakikinig pa ba kayo? Dalawa ang dapat mong gawin sa pagbabasa ng Biblia. Number one, study. Pag-aralan mo yung Biblia. Pag-aralan mo ito. Unawain, intindihin mo. Study. And number two, meditation. Ano ibig sabihin ng meditation? Ano ba ang pangungusap sa'yo ng Diyos? Kasi yung pinag-aaralan mo ito, natututo ka patungkol sa banal na kasulatan. Pag meditation, hinahanap mo kung ano yung kalooban sa'yo ng Diyos, yung kapahayagan sa'yo ng Lord. Amen po ba? Para huwag kang magkamali sa magiging desisyon mo. Nakikinig pa ho ba tayo? Kaya mahirap yung mga Kristiyano, walang alam sa banal na kasulatan. Hindi alam ang Trinity. Hindi alam ang rapture of the church. Kaya pag merong Sunday school, umaten ka. At yung mga tagapagturo ng Sunday school, dapat magaling ng mga tagapagturo. Mahusay ng mga tagapagturo. Na hindi barbara ang mga tagapagturo o ang pagtuturo. May tao pa ho ba rito? Kaya naalala ko nga po, nung tayo nasa Abad Baran City sa Agusan del Norte, maaga tayong dumating sa gawain ng Panginoon, may Sunday school muna. Ibisaya sila, Cebuano. Ay nung nakitang dumating tayo, mga Tagalog tayo, sila'y Pilipino, pero Tagalog yung ating lingwahe. Sinikap pag Tagalog. Sabi ni Brother Dennis, nahirapan ako ah. May tao pa ho ba rito? At lalong hinabaan pa yung Sunday school. Ginanahan. May tao pa ho ba rito? Yung iba, napakatamad umaten ng Sunday school. Napakatamad umaten ng mga Bible study. Napakatamad mag-quiet time. Napakatamad mag-review ng salita ng Panginoon. Napakatamad magsulat. May tao pa ho ba rito? Not growing spiritually. Yes. Kaya pakisabi sa mga nai-stumble at nakakita sila ng hindi lumalago sa pananampalataya, ito ang sabihin nyo sa kanila, eh di huwag mong gayahin siya. Kung hindi siya lumalago sa pananampalataya, bakit mo siya gagayahin? May tao pa ho ba rito? Isang pastor ang nagpa-cancel sa akin. This is a true story. Sabi niya, yung mga leaders po rin sa main church, kasi may mga chapters eh. Yung leader po rin sa main church, grabe, naturing ang main church, naturing ang leader. Grabe kung mag-aksaya ng mga pagkain. And this is a true story. Hindi makita yung pagiging ilaw at asin ng sanlibutan sa mga buhay nila. Main church pa namang naturingan yun. Eh, pastor siya ng chapter. Ito ang sabi ko sa kanya. Makinig kayo maigi. Ito ang sabi ko sa kanya. Ganito ang gawin mo. Una, huwag mo siya nang tingnan. Amen. Number two, pag dumating ang time, from chapter na punta ka ng main church, amen, at doon ka na naging leader, amen, ipakita mo sa lahat ang tamang pagiging leader. Kung hindi nila nakita na ipakita ang pagiging leader, ikaw ang magpakita. Amen! Amen!
May tao pa ho ba rito? Pag Kristiyano ka, nakakita ka na hindi Kristiyano, umaasta na hindi Kristiyano, di ipakita mo sa kanya ang pagiging Kristiyano. Di mapapahiya siya. May tao pa ho ba rito? Kaya sa aming mga pagsasama-sama, gathering, at pag nakita nilang hindi ako uminom, Kristiyano ako, at sila yung Kristiyano kumiinom, parang napapahiya sila eh. Yung iba naman, nagpapakapalmok na lang. May tao pa ho ba rito? Walang sumasagot. Kaya sa ayos sa gusto natin, darating sa atin ang presyo. Ngayon, nagsumbong ngayon. Yung mga, ano, puntahan natin yung Daniel chapter 3. Yan. Kasi nga, itong tatlong magkakaibigang ito, walang sumasagot. Hindi sumamba. May tao pa ba dito? Masama bang mag-short? Hindi naman, di ba? Huwag lang, very short. May tao pa ba dito? Yung very short na short, ang pangit yan ang pangalan eh. Kung babanggitin mo yung pangalan, ang pangit. Sa pangalan lang, ang pangit eh. Susuotin mo pa. Oh. Eh, siyempre, uso yan. In yan. Pag hindi mo sinuot yan, hindi ka in. Di ba? May tao pa mo ba rito? Oh, ganun yun. Alam mo si Kristo, marami nagagalit kay Kristo kasi si Kristo nakikisalamuha sa mga makasalanan. Sabi nila, bakit ka nakikisalamuha sa makasalanan? Hindi mo ba alam mga makasalanan yan? Si Zacchaeus. Bakit ka pumupunta sa bahay ni Zacchaeus? Makasalanan yan. Ang sagot ni Jesus ay ito, hindi kailangan ng walang sakit ang doktor. Kailangan ng doktor, kailangan ng mga may sakit ang doktor. Amen. Kaya siya pumupunta sa mga makasalanan, may tao pa ho ba rito, para iahon sila sa kasalanan, hindi para gumaya siya sa mga makasalanan. May tao pa ho ba rito? Itong si Shadrach, Meshach at Abednego, hindi sumamba. Eh, alam nila yung utos eh. May tao pa ba rito? Alam nila yung utos na sa kada preaching, hindi dapat natutulog. Hindi naman oras ang tulog ganyan preaching eh. May ba? May tao pa ho ba rito? Kaya pag umaatin kami, nakikita ang tulog, leader pa naman, huwag ka ma-Istanbul. Sabihin mo sa kanya, leader pa naman, tulog. Sabihin mo, bayaan mo siya. Huwag ka ma-Istanbul. Ikaw, huwag mo, ano ka mong gayahin, huwag ka matulog. Pag naging leader ka, pakita mo na hindi ka dapat tulog. May tao pa ho ba rito? Ganun. So, yun yun. Ito ngayon, si Shadrach, Meshach at Abednego, hindi sumamba. Pakisabi, hindi sumamba. May pressure. But they did not give into pressure. May threat. Kaya sabi ko sa inyo, ang pagiging Kristiyano, laging itong ano eh, nasa kung tawagin to ni Pablo, para tayo nasa boxing arena eh. Lagi tayo nakikipaglaban. Yes. Sino ba ang tutumba? Ikaw ba ang tutumba o yung diablo? And this is true. Sino ba ang tutumba? Ikaw ba ang papatumbahin? Alam mo, okay lang na ma-knockdown ka eh. Okay lang. Na-knockdown ka, di ba? Nagkamali ka, nag-fall ka, nagkasala ka, nag-giving ka sa temptation, nag-giving ka sa pressure, okay lang yun, na-knockdown ka. Amen. Kasi pag na-knockdown ka, pwede ka pang tumayo. Amen. Ang problema, pag na-knockout ka, tulog ka. Tulog ka. On. May nang masaklap. May tao pa huma rito. Kaya ang tatlong kabataan ito, pakisabi kabataan. Kabataan po sila, hindi sila matatanda. Pero sa kanilang pagiging kabataan, iba ang kanilang pananampalataya. Para mga kabataan ng kay OJF. Amen! Hallelujah! Alakpakan natin ang Panginoon sa mga, lalo yung mga kabataan. Grabe, mga God's righteousness, mga salt and light of this world.
hindi sumamba. Hinumbong sila. Pinatawag ngayon ni Haring Nebuchadnezzar. Sabing ganun. Totoo ba? Shadrach, Meshach at Abednego, tinagayang kayo, hindi kayo nagpatagan? Totoo ba na binigyan ka ng shabudrags, marijuana, sigurilyo? Hindi ka? Totoo ba na ganito at ganyan ang kalagayan mo, challenge ka ng mga kaibigan mo para gawin nila ang mga mali, hindi ka nagningning ka? Pakisabi, nagningning. Nagningning. Alam mo yung mga hindi raw nagigibin sa temptation, isang araw para daw mga star sa langit yan, magningning yan eh. Amen po ba? Hello? Daniel chapter 12, basahin niyo. Lahat daw na hindi nag-give in sa temptation, at saka yung mga nag-evangelize, yung nagliligtas sa mga kapitbahay, ka-classmate, ang sino pa mang nililigtas niya, pagdating daw ng langit, magniningning yan eh, like stars in heaven. Amen po ba? Ay yung mga hindi nag-evangelize, na-knockout ng kadiliman, alam niyo, nakahan niya ba kayo? Uling yan sa impyerno. Uling. Kaya mamili ka, anong gusto mo? You will shine like a star in heaven? Like a star in heaven? Or become, ano ba sa English yung uling? Charcoal. Yun na nga. Oh, you see? Uling ka ron. May tao pa ho ba rito? Furious with rage, Nebuchadnezzar summoned Shadrach, Meshach, and Abednego. So these men were brought before the king. Verse 13. And Nebuchadnezzar said to them, "Is it true, Shadrach, Meshach, and Abednego, that you do not serve my gods or worship the image of gold I have set up? Now when you hear the sound of the horn, flute, zither, lyre, harp, pipe, and all kinds of music, if you are ready to fall down and worship the image I made, very good. But if you do not worship it, you will be thrown immediately into a blazing furnace. Then what God will be able to rescue from my hand?" Nakikinig pa ho ba tayo? Galit na galit itong Nebuchadnezzar. "Sa sandaling marinig ninyo uli ang lahat ng instrumento, pag hindi kayo sumamba, tepo kayo. Agis ko kayo sa pugon." May tao pa ho ba rito? Anong sumasagot? Minsan, alam mo, minsan, ang nangangalib, minsan yung grades mo eh. O yung profession mo, o yung sahod mo eh. O yung kita mo eh. O yung position mo eh. O baka mawalan ka ng kaibigan eh. May tao pa ho ba rito? So mga minamahal, sumagot si Shadrach at Meshach at Abednego, Haring Nebuchadnezzar, hindi na ho namin kinakailangan ipagtanggol pa ang aming mga sarili. Hello? Hindi na po namin kinakailangan ipagtanggol pa ang aming mga sarili. We do not need to defend ourselves before you in this matter. If we are thrown into the blazing furnace, the God we serve is able to deliver us from it. Kung kami itatapon nyo sa nagbabagang pugo na yan, may tao pa ba rito? Ililigtas kami ng aming Diyos. Hallelujah! Napakataas ng kanilang pananampalataya sa Diyos. Yan ang kinakailangan ng mga Kristiyano eh. Yung mataas ang paniniwala at pananampalataya sa Diyos. May tao pa ba? Ililigtas kami ng aming Diyos. Our God is able. Wala silang takot eh. Amen! Wala silang takot na gawin ang tama, isulat mo ito. Kasi alam nila, ililigtas sila ng Diyos. When you walk through the waters, I will be there. When you walk through the rivers, I will be there. Amen? You will not be thrown. Waters will not overthrow you. You will not be burned. Amen? Fire will not consume you. Yung ating text kanina, tama? Isaiah 43,
yung ating text kanina. Amen po ba? 1 to 4. Isaiah 43, 1 to 4. Ililitas kami ng aming Diyos. Pag hindi ka sumunod sa akin, ibabagsak kita, mababang grade mo, hindi ka mapupromote. Kapag hindi ka sumama sa amin, hindi na lang kami kaibigan. May tao pa ho ba rito? Tapos nakapag-jowa ka ng unbeliever, oh, eh bawal yun. Ngayon kung nakapag-jowa ka ng unbeliever, eh, dapat yung jowa mo, mahila mo sa Panginoon, tama, di ba? Eh kung hilain ka, paalis sa Panginoon. Yan ang problema ni Solomon. Nahila siya ng asawa niyang unbeliever. May tao pa ho ba rito? May tao pa ba rito? Kaya dapat pag Kristiyano ka, huwag ka mag-asawa ng unbeliever. Ay kung nakapag-asawa ka ng unbeliever, idali mo sa Panginoon. Hindi ka dapat, hindi siya dapat ang magdala sa'yo. May tao pa ba rito? So mga minamahal, anong sabi ni Shadrach, Meshach at Abednego? The Lord will deliver us from your majesty's hand. Mula po sa inyong kamay, ililigtas kami ng Diyos. Hallelujah. May tao pa ba rito? Ang sarap nung ganun, no? Ginoon, wala po akong pera. Kailangan ko po talagang magbayad. Kailangan ko talagang bilhin yun. Pero, nagtitiwala ako, ibibigay mo. Yun ang masarap. Amen! Panginoon, naaharap po ako sa problema, pagsubok, laban ng buhay, ng pressure, nanganganib po ako hanggang sa kamatayan. Pero naniniwala ako, maninindigan ako, ililigtas mo ako. Hello? Alakpakan natin ang Panginoon. I'm gonna stand on the Word of God. I'm gonna stand on the Word of God. I will not lay my Bible down, my armor down. Inyo ang mundo, akin si Kristo. Inyo ang mundo, akin si Kristo. May tao pa ba rito? Minsan alam mo talagang pag maliit lang alok sa'yo, o magkasala ka, 1,000 para sa'yo, 1,000, hindi. 2,000,000 para sa'yo, 2,000,000. Pag-iisipan ko. Pero alam mo, mali. Pero pag-iisipan mo pa rin. Parang si Balaam, alam na alam ni Balaam, ha, that Israel cannot be cursed. Pero nung inaalok siya ni Haring Balak, a handsome price. Sige, sandali lang. Eh, alam naman niya, eh. Na hindi, that Israel cannot be cursed. May tao pa ho ba rito? Kaya kada bukas ng bibig niya, hindi niya makurse ang Israel. Hanggang humarang na yung asno sa kanya. Bakit buhay na harang? Ispadahin kita, eh. Boss, sabi ng asno, pambihira ka naman, alam mo na yung tama, eh. May tao pa ho ba rito? Alam mo na yung tama, eh. Mabuti nga hinaharang kita, eh. Anong sumasagot? Kaya minsan alam ninyo, pag meron kayong mga mahal sa boy, hindi ako aatin. Aatin ka, hintayin na ka, tabilisan mo. Sabi lang, hindi ako aatin, eh. Ihintayin nga kita, aatin ka. Maliligo pa ako, huwag ka na maligo, magpabango ka na lang. Wala namang aamoy sa'yo ron, eh. Hindi, late na tayo, hindi paling malay tayo ng konti, mahalaga naka-atin tayo. Amen! Konti na lang ang darating natin, mas magandang konting datnang kesa naman. Hindi tayo makadalo. Amen! Naiinis sa'yo yung mga mahal mo sa buhay, pero dapat nga magpasalamat sila, ang kulit mo, eh. Minsan alam mong mali. Gagawa ka ng isang mali, tsaka ka mananalangin sa Panginoon, Lord, iligtas mo kami, alam mo nang mali. Mapapaligtas ka, ililigtas ka pa rin ng Diyos. Pero next time yung alam mong mali, huwag mo na ituloy. Amen po ba? Alam mo nang mali, eh. You will violate the law of the land, and yet you will go. Hello? Alam mo nang mali, eh.
May tao pa ba rito? Lord, nakalagay, Lord, jaywalking. Huwag sana akong mahuli ng polis, Lord, jaywalking. Ilamutan! Nakalagay ng Lord, jaywalking, tatawid ka pa riyan. Diringin ka na, yes, hindi ka mahuhuli ng polis, pero sa susunod, purihin ng Panginoon, huhulihin ka na. Pagbibigyan ka ng Diyos, sa lahat ng gagawin mo na mali, maaaring pagbigyan ka ng Diyos, pero next time, nako, huwag ka ng ganyan. Nagagalit ba sakit kayo sa akin o natutuwa naman kayo, natututo kayo? Eh, alam mo nang mali eh. Yung alam mong hindi mo, yung sinasadya na alam mong mali ka, it's okay. Pwede alam mo nang mali, gagawin mo pa, abay, that's wrong. May tao pa ho pa rito? Eh, alam mo nang nakalagin ng jaywalking oh. Panginoon, huwag sana akong mahuli ng polis. Huwag sana tumingin sa akin yung polis ng jaywalking. Atay ka. Smasagot. Oh. Minsan nga ito, true story ito eh. Walang laman yung gasol niya, eh, wala siyang pera. Nilihas niya yung gasol niya. Sa pangalan ni Jesus, magkalaman ka! And this is a true story. Nagkalaman talaga yung gasol. Nakapagluto siya. Eh may pera na siya! Ano agawin mo? Ililihas mo pa rin yung gasol? Bumili ka na. May pera ka na eh! May tao pa pa rito? Anak na may ilihas mo pa rin yung gasol mo? Eh may pera ka na eh. Ang sabihin sa'yo ng gasol, ano ka? Sinferte? Sobra ka na. Ano agawin mo sa pera mo? Ibuburo mo yan. Bumili ka na! Ano sumasagot? Ito tutuhuan mo ba tayo? Hmm. Ganun yun. Kaya minsan ganyan eh, maraming Kristiyano eh. Maraming mga ngaral. Alam ng mali eh. Alam ng tama eh. Alam ng mali pala. Alam ng may pagsisilang na itinutuloy pa rin eh. Tsaka mananalangin pa, Panginoon, ligtas niya kami, ligtas niya kami, ligtas niya kami. Oh, sanday. Burantay. Burantay na yun sa Panginoon. Hello! Walang paka natin ng malakas si Lord. Hallelujah! Pero iba ito, si Shadrach, Meshach, at Abednego, alam nilang mali. Hindi sila sumamba. Aaring ni Bukadnezar, hindi na ho namin kailangan magtanggol pa ng aming mga sarili. Ililigtas kami ng aming Diyos. Amen. Ngunit! Pakisabi, ngunit. Subalit, bagam, datapwat, narapa. Buat, sabi nila. Even if God does not want, kahit na hindi kami i-deliver ng aming Diyos. Amen. We want you to know, King Nebuchadnezzar. Amen. We will not worship your God. Ang tindi, oh. Oh, kaya mo yun? Oh. Alam kong tama ito. At ipagtatanggol ako ng aking Diyos. Pero kung sakasakali mang hindi ako ipagtanggol ng aking Diyos. Amen. Masaya pa rin akong susunod sa Diyos. Alam mo, hindi ka lang dapat sumusunod sa Diyos. Dapat masaya kang sumusunod sa Diyos. Hindi ka lang dapat naglilingkod sa Diyos. Dapat masaya kang sumusunod sa Diyos. Hindi ka lamang dapat dumadalo. Dapat masaya kang dumadalo. For God loves a cheerful giver. Nakikinig pa ho ba tayo? Brethren, ano? Talagang ano, sabi ko nga sa inyo, there will come a time that your ang ating pagiging Kristiyano will put into test. Matetest talaga tayo eh. May tao pa ho ba rito? And that is the time, amen, na maipakita natin sa Lord that we are faithful to Him. Amen. Faithful tayo na sinusunod kung ano yung tama. Amen. Natututo ba tayo? Makikita ng classmate mo, grabe ha. Simula nung unang panahon talagang hindi kita nakitang uminom. Ang tindi mo. Kristiyano ka talaga. Ako meron akong kilala eh. As kapatid niya, pastor. Sabi niya, yung kapatid kong pastor na yan, hindi ako naniniwala dyan.
Totoo, this is true story. Compromise naman yan eh. Sabi niya gano'n, may tao pa ba rito? Pero sabi niya, yung hipag ko, yung asawa ng kapatid kong pastor, diyan ako bilib. Yan, totoong Kristiyano yan. Sabi niya, this is true. Gusto niyo, ituro ko na sa inyo kung sino siya. Sabihin ko pangalan, ah, wag na, discovery na lang ninyo. Yan, sabi niya, yung kapatid kong pastor na yan, hindi yan, peke yan, yan, totoo yan. Hindi ako naniniwala dyan. Yung misis niya, yan ang totoo, nasubo ko yan. Sabi niya, may tao pa ba rito? Ngayon, kung sakali mang hindi tayo nasubok, napasubok tayo, di ba? Tayo! Tindog! Tindig! Tayo ulit. Okay lang na mag-knockdown ka, huwag ka lang mag-knockout. May tao pa ba rito? Palakpakan natin ang Panginoon. Alam mo, hindi naman tinitingnan ng Lord yung pagbagsak mo eh. Amen! Ang tinitingnan ng Lord yung pagtayo mo. Yun yun. Kahit gano'n ka bumagsak, pag tumatayo ka, gustong-gusto ng Panginoon yun. Ang mahirap lang, bumagsak ka, bigla ka namatay, tapos ka. Hindi ka na nakatayo. Bumagsak ka, biglang nag-rapture, tapos ka. Hanggat may buhay, may pag-asa. Alam mo, marami tayong mga mahal sa buhay. Minsan, prayer mo lang sa kanila, maligtas lang sila, okay na eh. Pero hindi gano'n ang prayer mo sa kanila. Gusto kong habang buhay sila, maglingkod sila sa Panginoon. May tao pa ho ba dito? Kasi masarap ang maglingkod sa Diyos eh. Napakasarap. Lamig kaayo. Masarap talaga. May tao pa ho ba dito? Yan. Alam niyo ba yung FB natin? Ang dami nating likers and lovers. Luzon, Visayas at Mindanao na yan. Hanggang sa ibang bansa na yan. Amin po ba? Tingnan niyo yung mga pangalan nila. Chicken nyo isa-isa, yung libu-libong lovers and likers natin. Luzon, Visayas, and Mindanao na yan, pati sa ibang bansa na yan, nakikinig pa po ba tayo? Bless na bless sila. Hindi ka pa nagla-like, hindi ka pa nagla-like. Nagla-love. Eh lalo na kung nag-like ka at nag-love ka, nilalo dumami, amen. Hindi mo pa nire-reshare, eh lalo na kung nire-reshare mo, eh hindi mo ka pa nagre-reshare eh, libu-libo na eh. Mula Luzon, Visayas, at Mindanao eh. Hanggang doon sa ibang bansa eh. Sa isa natin, tinitingnan ko eh. Sino-sino na ba itong mga to? Tinitingnan yung profile. Ah, si ganito pala. Si ganito pala. Eh, naalala ko nga, nasa Mindanao pa kami, nagme-message na eh. Si Pastor Rael masumagot eh. Sabi gano'n, nasa Mindanao pa sila. Opo, opo, andito na sa Mindanao. Doon ako galing sa lugar nila. Kasi, balik na siya ng Sergao. Kami naman, punta naman kami ng Agusan del Norte. May tao pa ho ba rin. At gusto kong sabihin nyo sa inyo sa anniversary, nandito silang lahat. Ay, hindi ako nagbibiro. Pangagayon ang pinangako ko sa inyo. Isang araw, yung mga nasaan mang panig ng Luzon, Visayas at Mindanao at nasa ibang bansa, darating sila rito sa mga special location natin. Amen. Ang hiling ko sa iyo, huwag naman ikaw ang wala. Amen po ba? At ang hiling ko sa iyo, pagdating nila rito, kamayan mo sila, kaibiganin mo sila, mahalin mo sila. Amen. May tao pa ho ba rito? At pagdating nila rito, katagan mo ako ng pera. Kasi ipagsusuporta, ipagtutulong natin sa kanila. Amen? Pagkain nila habang narito sila. Amen po ba? Ipapasyal natin sila at bibigyan natin ng konting regalo. Amen po ba? May tao pa ba rito? Kaya, di ba, meron kang ano, itong darating na ano, na December, New Year, flex ko ito na magkaroon ako ng ganito. I-sacrifice mo na muna yan. Ang ipos mo ganito, flex ko na yung mga darating ng probinsya galing na ibang bansa. Hallelujah! Tutugon ako para sa kanila. Amin po ba? Ano yung sumasagot? Hindi naman kasi pwedeng punta ka ng punta ng ibang bansa, sila hindi pupunta rito. Pupunta ka ng Luzon, Visayas at Mindanao, tapos sila hindi pupunta rito. Pupunta rin sila rito. Amin po ba? At excited na po silang pumunta rito. Amin po ba? Kasi ang ganda ng report ko sa kanila eh, ang babait ng mga kapatiran sa Manila. Lalo na sa main church. Grabe. Kung merong mga slow learner, hindi ang taga main church. Kung merong mga nakaka-stumble ang buhay, hindi ang mga taga main church. Kung sa ibang lugar may nagpe-pray, lakad ng lakad sa main church, hindi ganun.
Hindi sila nagkukumpulan sa CR. Kada project, hindi sila nakikwentuhan. Hindi malalakas yung mga boses nila. Tahimik sila. Pag may tumakbong mga bata, hindi sila, hindi sila ganun. Talagang pinupuntahan nila, inaasikaso talaga ng gusto. Yan ang mga taga KJM Ventures. Sabi nila, pupunta kami riyan. At darating talaga sila, I'm not kidding. Nangingiti kayo kasi totoo. At sobrang totoo. Kaya nga pag dumating sila dito, tumantuwa sila eh. Grabe mga taga-mentors talaga. Masakripisyo, mapagkaloob. Flex nila itong ganito sa darating na December. January meron silang ganito, pero kahit wala silang ganyan, makatugon lang. Hallelujah. Ano yung sumasagot? Alamakan natin si Lord. Lalo na yung mga totoo, pumalakpak ng malakas si Lord. Brethren, bakit po ba hindi tumugon si Shadrach at Meshach at Abednego? Bakit? Bakit di sila tumugon si Shadrach at Meshach at Abednego? Listen very carefully. Makinig kayo sa akin, magwawakas na ako. Dalawang oras na lang. May ginaganahan ako eh. Ganito yan. Iparaprise ko na lang. For cinematic purposes. Opo, pinilitan niyo yung pangalan namin. Ginawa niyong Shadrach, Meshach at Abednego. Amen! Pero sa puso namin, talagang maka-Diyos kami. Opo, napalayo kami sa aming bansa. Amen! Pero sa katotohanan, maka-Diyos pa rin kami. Kaya kita mo si Daniel, kung manalangin, nakaharap sa Jerusalem. Kahit malayo si Daniel, kung manalangin, nakaharap sa Jerusalem. Pumunta ka ng Israel, wala na ang templo. Pero sa Wailing Wall, sa Western Wall, andun pa rin sila. Ganun sila kadiboto. Nakigiling pa ho ba tayo? Na sinasabi nila, nasa lugar kami ng Babylon. But we are not Babylonians. We are Hebrews. Dapat ganyan ka rin. I am in this world, but I am out of this world. Ako ay nasa mundo, pero hindi ako taga-mundo. O, classmate tayo, pero hindi tayo pareho. Hindi ko pwedeng gawin ang ginagawa mo. Hindi tayo parehas. Philippians 3:20. Philippians 3:20. Amen po ba? In fact, I am God's legionnaires. I am the salt and the light of this world. Amen? Matthew 5:13-16. May tao pa ba? Kaya anong sabi ni Pablo? Ni Pedro? Anong sabi ni Pedro? Sa 1 Peter 1:1, sa unang Pedro 1:1, basahin nga natin yun. Sa unang Pedro, 1:1, nanglilista ba kayo? Glory to God. Ano sabi ni Pedro? Mula kay Pedro, isang apostol ni Jesucristo, sa mga hinirang ng Diyos na nagkalat sa iba't ibang lalawigan, may tao pa ho ba rito, mga sojourners, mga strangers, mga aliens in that places, may tao pa ba rito, ang mga Israelita that time, ng panahon nila Shadrach, Meshach at Abednego, sila ay estranghero sa lugar na iyon. Amin po ba? Brethren, nakikinig ba tayo? Hindi ka taga-batasan, hindi ka common, taga-commonwealth, hindi ka taga-walaran, hindi ka taga-kaingin, hindi ka taga-paranyak, hindi ka taga-marikina, hindi ka taga-provident. Amen! Taga-langit ka. Amen! Estranghero ka lang dyan. Estranghero ka lang dyan. Estranghero lang tayo sa mundong ibabaw na ito. We are just foreigners, strangers, aliens in this world. May tao pa ba? Naunawaan po ba ninyo ako? Our citizenship is in heaven, Philippians 3:20.
our citizenship is in heaven. Dear friends, 1 Peter 2:11. Dear friends, I urge you as foreigners and exiles. Isipin mo, mga foreigner lang tayo dito sa mundong ibabaw nito. Amen. We are foreigners in this nation. May tao pa ho ba rito? Nalulungkot ka ba? Wala ka bang sariling bahay? Nalulungkot ka ba? Hindi ka mayaman? No? Okay lang. May tao pa ho ba rito? Wala kang pag-aari sa mundong ibabo nito. Lumalaki na ang pamilya mo, ang liit pa rin ang bahay mo. Huwag kang mag-alala doon sa langit, napakaluwag. Amen? Alakpakan natin ang Panginoon. Alam mo, punta kami ng isang sa Mega Mall. Maghihintayan kami, mag-meeting kami. Habang inihintay pa yung ka-meeting, inumo na kami ng tsokolate. Tapos, may tindahan ang pangalan Paul. Paul. Tapos yung napkin, Paul. Pilituran ko nga eh. Sabi ko, yung tindahan, Paul, di ba? Ako doon sa tindahan na Paul na yun, nagchocolate. Habang naghihintay yung ka-meeting ng mga darating ng mga bishop. Yan yan. May tao pa ho ba rito? Eh, nung panahon ni Pablo, walang tama na sumasagot. Nung panahon ni Pablo, kapag siya'y nagbiministeryo, bugbog sarado siya. Bugbog sarado. Pero ako ron, nag-chocolate. Kaya alam mo, sa totoo lang, minsan, hindi ka naman dapat tagatinan lamok eh. Kaya naman sabihin ng Lord sa lamok na lingkod ng Diyos yan, huwag mong kakatin. Pero minsan mapahintulutan ng Diyos yun eh. Amen. Para maipakita mo na talagang naglilingkod ka sa Diyos ng totohanan kaya may lamok, kaya wala. Hello? Ano siya masagot? Kaya kung magkamisa, nagpe-pray ka, yung mga stumbling block mawala, minsan hindi nawawala eh. Para matuto kang huwag tumitingin sa kanila, tumitingin ka sa Diyos. Sino rito ang may problema? Ang dadami pa yan. Sunod-sunod pa yan. Para makita mo kung paano iserve lahat ng Diyos yan ang sunod-sunod din. Hallelujah! Lumalaki ba yung bahay mo? Lalaki pa yan. Natotoo lang. Hindi lang tayo magmimiss sa compassion yung mga darating pang mga taga-probinsya, taga-ibang bansa, asikasuhin natin sila. Ano sumasagot? Sabi ni Pablo, ni Pedro, dear friends, I urge you as foreigners and exiles to abstain from sinful desires which wage war against your soul. Mga foreigners lang tayo sa mundong ibabo na ito. Kaya yung mga kapitbahay mo, yung iba ka sa kapitbahay mo eh. Oh, magka-apelyido kayo, magkamukha kayo, pero hanggat hindi siya Kristiyano, magkaiba kayo. Amen! Magkaiba kayo. Maging ang pagiging lingkod ng Diyos, hindi magkakaparehas yan. Magkakaiba yan. At nagbigay ang Diyos ang apostol, propeta, ebanghelista, pastoral, guro. Magkakaiba yan. Dapat malaman mo sino ka ba sa harapan nila. Oh, classmates mo yan. Pero iba ka sa kanya. Oh, kamag-anak mo sila, pero iba ka sa kanya. Oh. Ako sumama ko ng sementeryo eh. Pero pagdating ng sementeryo, nag-preach ako. Amen! Nagligtas ako ng kaluluwa. Kung sila yung magbubukas ng San Big Light, yung sila awatin, bahala sila. Pero hindi ako iinom ng San Big Light. Ni ipahawak sa akin yung saglit San Big Light, paabot naman dun. Eh, pasensya na. Kasi I use my hand to worship the Lord. Amen? Amen. Pasensya na. Minsan, magkakaibigan sila. Sabi nila, tungis sa'yo.
ang tongis ba ginagamitan ng maraha? Ha? Oo, ganun. Sabi niya, sorry, putol ang kamay ko eh. Putol kamay mo, patingin nga. Buo yan ah, hindi putol talaga to. Pagdating sa sagal, putol ang kamay ko. Pero pag sa worship sa Lord, buo yan. Amen! My hands are a blessing. Pabili ka ng sigarilyo ron. Iba na lang utusan mo. Hindi naman ka maninigar dyan, bibili ka lang eh. Kahit na. Sapukin kita. Sige, sapukin mo na lang. Pero, yung mga nagpapasapok, mataas ang paint nun. Di ba? Aminin natin. Pero hindi mataas ang paint, bibili yan. Kasi pag hindi mata, pero pag mataas ang paint, sapukin mo na lang ako. Oh. Kaya sabi ni Pablo, mga estranghero lang kayo sa mundong ibabaw na ito. Layuan niyo yung mga kasalanan iyan, nakalaban ng kaluluwa niyo yan eh. May tao pa ho ba rito? Faithfulness to God is our glad duty no matter what may result. Faithfulness to God is our glad duty no matter what may result. Sabi nila sa atin kami sa katabing nigo, ililigtas kami ng aming Diyos. Hindi man kami iligtas ng aming Diyos, hindi pa rin kami sasamba. Amen. Yan yan eh. May tao pa ho ba rito? Yung iba pang nagbigay eh. Paano yung bigay ko hindi naman binabalik? Ibig sabihin, kaya ka lang pala nagbibigay kasi gusto mo nang balik. Ano ka, negosyante? Negosyante ka pala. Hindi ka pala nagmamahal, hindi ka pala gustong tumulong. Negosyante ka pala. Hello! Naglilingkod ako, wala namang pumapansin sa akin. Walang magmalang magsabi sa akin, uy, salamat ha. Ano ba namang klase paglilingkod na ito? Hindi mo lang ako napapansin, hindi mo lang ako nakikita. Kaya ka pala naglilingkod, nagpapapansin ka pala. Membro ka pala ng KSP, kulang sa pansin. Hello! May tao pa mo ba rito? Alam mo, pag lagi kang naghahanap ng reward sa tao, walang mangyayari sa'yo. Dapat gawin mo lang ng gawin yan para sa Diyos. Amen? At paniwala ka may reward si Lord. Hintayin mo yung takdang panahon. May takdang panahon sa lahat ng bagay eh. Ako alam ko eh. Alam ko yung calling ko eh. Ano ba yung calling mo, lingkod ng Diyos? Ito. Yung mga hindi nila tinapos, ako tatapos. Panghuli ako eh. Yung hindi nila nagawa, ako gagawa. May tao pa ho ba rito? Nagsimula sila, hindi nakatapos eh. Ako tatapos. At yung hindi nila nagawa, ako gagawa. Parang si Elihu ng Job 32. Si Elihu kasi bata. Hinayaan niya muna yung matatanda na magpayo kay Job. Eh hindi naman sila nakapagpayo ng maayos. Ano sabi ni Elihu? Tapos na ba kayo, matatanda? Mga tigulang, tapos na kamo. O sige, ako naman ang magpapayo. Ah, makinig naman kayo. Pinayuhan niya si Job. Anong sabi niya? Hindi nangangahulugang mas bata ako. Eh, hindi ko kayang magpayo, nasa akin naman ang Holy Spirit. Nakikinig pa ho ba tayo? Kaya, kung inaakala mo, bago ka pa lang sa Panginoon, bata ka pa lang sa Panginoon, hindi ka dapat makapaglingkod sa Diyos, eh ba'y maglingkod ka na, dahil bukas ay huli na ang lahat. Alam niyo kung bakit maraming hindi nakakapaglingkod? Pinapauna ko yan kasi matanda yan, susunod ako, mali. Ayun ba, ang ibang hindi naglilingkod? Eh kasi marami nakaka-Istanbul din, eh ganda ako maglilingkod. Mali. Kaya may nakaka-Istanbul, kaya wala, kaya may nauna sa'yo, kaya wala, kaya bata, kaya bago, kaya bata ka, maglingkod ka. Amen. Ngayon na. Eh, ano ang kapasidad mo? Roma 12:3. Kung ano yung kapasidad mo, kakabilidad mo, maglingkod ka na. May tao pa ho ba rito? Di ba nanalangin si Jesus Christ? Ano sabi ni Jesus Christ? John 17:14-15, nanalangin si Jesus Christ. Anong sabi ni Jesus Christ? Panginoon, Ama, hindi ko naman pinapag-pray na alisin mo sila sa mundo eh. Nasa mundo pa rin sila eh.
Pero ang pinapanalayan ko, ingatan mo sila na huwag silang madumihan ng mundo. Amen? Nakakita ka naman ng baboy? Paliguan mo yung baboy. I-manicure mo, i-pedicure mo, i-lotion mo, i-conditioner mo, lagyan mo ng perlas ng ano, hikawan mo pababae. Babalik uli sa pusali yan. Tama? Babalik kasi baboy yan eh. Subukan mo yung tupa. Pag nadumihan yan, di ba? Ang gagawin, anong gagawin ng tupa? Hahanap ng damo yan, ikakaskas niya yung dumi niya. Amen! Ganyan ang mga Kristiyano. Kung tayo nadumihan ng mundo, hindi ka papayag na lubusang madumihan ng mundo. Amen! Kaya alam mo, dumating ang time, no? Sa Daniel chapter 1, di ba? Daniel chapter 1. Di ba, binigyan sila ng ano, ng ni Aspinas, yung alalay ng Hari Nebuchadnezzar, binigyan sila ng masasarap na pagkain, tama? Ito ang pahoba rito. Binigyan sila ng masasarap na alak. Anong ginawa nila bilang mga Israelita? Hindi nila tinanggap. Amen. Eh marami. Kapapasok lang ng ospital. Ospital na naman uli ang pinasok. Eh paano lahat na pinagbawal ng doktor yung pinagkakain niya eh? Ang sarili ko. Totoo. Eh, alam ng bawal sa kanyang taba, kinain niya taba, tepok siya. Kaya kakain, lagi na lang may patis. Sa ospital na naman siya. Alam nang meron siyang mens eh. Yung mga bawal sa kanya pag may mens niya, pero pinagagawa niya, pinagkakain niya, pinagiinom niya. Ang kaya pa mo ba rito? Ano siya masagot? Dapat alam mo kung ano yung bawal sa'yo. Para baka makasira ng katawan mo. Dapat alam mo kung ano yung bawal sa'yo, spiritual, amen. Ito pa ba rito? Ano yung sumasagot? Eh alam na sobrang, alam na yung matamis na yun, bawal sa kanya, sige. Eh, oho. Eh paano, inom na matamis at panami. Oho. Uy, mag-urigan ako nga. Mag-serpentine na ka kaya. Sambong lang yan. Hindi ba si Brother Eric noon ng panahon, pag nakikita mo yan, sabi niya, lalo na kung may kaharap ang babae, sabi pa naman niya, ganun nang ganun, pinagsambong namin. Sabay ni Lay Hans. Pag hindi pa rin nakuha, ewan ako, gagawin dyan. Natawa pa ho ba rito? Bakit wala siya ganito? May sakit. Bakit hindi nakaayos siya ganito? May sakit. Anak ng anak, hindi naman inaalagaan yung mga anak. Alam niyo, bago kayo naging sa mag-asawa talaga dapat, mag-training muna kayo kung paano mag-alaga ng asawa at ng anak. Hello? Ang sumasagot. Mag-training muna kayo. Paano ba mag-alaga ng asawa? Paano ba mag-alaga ng anak? Ano sumasagot? Ganit na ata. Bakit napsin siya ganito? May sakit. Hindi na kami nakapag-minister siya ganito, may sakit. E paano kung ano yung mga pinagbabawal? Yung mga ano, pinagkakain, pinagiinom. Di ba? Alam na ngayon. Naku. Alam mo, bawat probinsya, huwag kayong magkali sa akin ha, bawat probinsya na papuntahan ko, may paborito sila riyan. Pag nagpunta ka ng probinsya, minsan yung lasa ng tubig dyan, mas gusto nila soft drinks. Yung soft drinks, ginagawa nila ng tubig yan. Lak! Yung iba nang puro, hindi ba kakain ng walang patis? Bagong, asin. Para ba ganito yung kakain sila palagi, kailangan may matamis. Ay nako, huwag po kayong magagalit sa akin. Panginoon, bakit ako nagkaganito? Bakit ako tinatanong mo, ako ba kumain? Ako ba kumain na? Kaya dapat, kaya minsan may mga serpentina, sambong, alugbati, kalamansi. Hindi alaghamin, yan na kaya ang mamatay eh. Eh paano mga gusto yung mga taba? Taba-taba. Naalala ko kumain kami sa Eat All Your Head. Hindi ko na sabihin ito kung sino to ha. Oo. Huwag nyo na ikwento. Every table namin, Eat All Your Head. Hindi namin siya makita, hindi bumabalik.
Asa lang si ganito? Hindi, siyempre di ba itolyo ka, di ba kukuha ka lang, ibupi, babalik ka. Hindi talaga bumabalik. Yung pala, kaya hindi bumabalik, pinagbabaratan mga lichong, grabe, puro matataba. Kailangan hindi talaga bumalik kasi makikita, mababalan siya eh. Eh talaga bumalik. At meron pa akong kilala. Hinahanap siya, hindi rin bumabalik. Kasi ang nilalantakan, puro ice cream. Ay, hindi nasabol sa ice cream, sige siyang doksaron. And this is a true story. Hindi ko nasabi ko sino pangalan. Amen? O kita ninyo, inagayos yan ng bago, ayaw patuloy umuwi, ginanahang sa pechin ko. Kaya si Daniel, hindi kumain. Nandito na po ako magwawakas. At talagang totoo ang wakas na ito. Nanindigan yung tatlo. Amen. Shadrach, Meshach, at Abednego nanindigan. Sa kanilang paninindigan, ang ginawa, nagmadali tuloy. Sa pagmamadali, di ba? Talaga sinobrahan eh. Iniinit talaga yung pugol, sinobrahan talaga, init sobra. Sa pagmamadali ngayon, kasi misang ganyan yung hari, kailangan sundin mo ka agad eh. Sa pagmamadali ngayon, ito yung tatlo. Dinala ngayon doon sa pugon. Alam mo pati yung mga sundalong nagkatid sa kanila? Sunog. Tupok. Pero ito napakaganda. Basahin yung Daniel 3, yung dulo na. Yung tatlong magkakaibigan, hindi nasunog. Amen. Ang sabi ko, hindi nasunog! At nagulat si Haring Nebukadnezar. Apat na sila. Tila anak ng Diyos ang nandoon. Hindi ko alam kung sino yun. Angel ba yun? O si Jesus sinamahan sila? Brethren, minsan mananalangin ka sa Panginoon, parang walang sagot. Pinapahintulot ng Diyos. Amen po ba? Kasi sa araw na iyon, ipapakita sa iyo ng Diyos ang hiwala niya. Yes. Diyos. Tatlo lang ang tinapon ko, ang pinatapon ko. Apat na sila. Tinawag ngayon ni Hari Nebukadnezar, siya ka na lang, mesa ka depende ko, labas kayo riyan. Paglabas nila, nakikinig ba kayo? Ni amoy ng usok, wala. Grabe, antindi. Kaya anong ginawa ng Panginoon? Abay, dapat kanina mo pabiligay yan. Huli na to. Dapat kahapon pa. May tao pa ho ba rito? O, kamay Istanbul. Pag may Istanbul ka, may problema ka. Ganito yun. May pala sa masagot. Ganito yan. Masahin natin. Ha? Dito na ang magwawakas. Baka magkamali ako eh. O, handa na yung mga kakanta. Tutugtog. Handa na. Daniel 3. Sabing ganoon. Then Nebuchadnezzar said, praise be to the God of Shadrach, Meshach, and Abednego. Nakita mo, nandiyan tsaka ba kayo? Isipin mo, yung hindi sumasamba sa Diyos, napasamba tuloy sa Diyos. Kapag nanindigan ka, nakikinig ba tayo, makapag-i-evangelize ka. Marami kang madadala sa Panginoon. Alam mo, sa ayaw mo sa gusto, yung classmates mo, matagal na sa iyo, pinapa-evangelize ng Diyos yan. Yung mga tinuturuan mo, matagal na ipinapa-evangelize sa iyo ng Diyos yan. Yung mga kasama mo sa trabaho, kasama mo sa iyo ng negosyo, kapitbahay mo, matagal na pinapa-evangelize sa iyo ng Diyos yan. Praise be to the God of Shadrach, Meshach, and Abednego, who has sent His angel and rescued His servants. They trusted in Him and defied the king's command and were willing to give up their lives rather than serve or worship any other God except their own. Therefore, I decree that the people of any nation or language who say anything against the God of Shadrach, Meshach, and Abednego be cut into pieces
and their houses be turned into piles of rubble, for no other God can save this way. Isipin mo, na-promote sila. Sino man ang umaway dito, aawayin, papatayin pati yung kanilang mga mahal sa buhay. Isipin mo. Verse 30, then the king promoted Shadrach, Meshach, and Abednego. Brethren, sa bawat pressure ng buhay at bumagsak ka, tayo ka uli. Pero sa bawat pressure ng buhay at nakalusot ka, marami kang maliligtas. At ang pangalan ng Diyos ay maluluwalhati. At sa ayaw mo sa gusto, promotion is coming to you. At gusto kong sabihin sa inyo, another promotions are coming to us. Kaya nga sa darating na anniversary natin, ang team natin, mabuti ang Diyos. Idideklaro natin mabuti ang Diyos at ang kabutihan ng Diyos ay ating muling mararanasan. Amen? Tayong lahat ay tumayo. Savior ng buhay mo, ito na ang panahon. Kung ikaw ay nabuhay sa bisyo at kasalanan, ito na ang panahon ng iyong pagbabalik loob kay Kristo. Kung ikaw ay nabuhay sa maling pagsamba, ito na ang tamang panahon na sambahin mo na ang Diyos ng tama sa Espiritu at katotohanan. Kung ikaw naman ay isang Kristiyanong walang solumin, Kristiyanong walang paninindigan, Kristiyanong up and down, at laging talunan, laging knockdown. Ito na ang panahon bilang Shadrach, Meshach, at Abednego. Kaya sa oras na ito, sa lahat ng gustong maging Kristiyanong tunay, sa oras na ito, lahat ng gustong tumaligod na sa bisyo at kasalanan, sa oras na ito, lahat ng gustong maging Shadrach, Meshach, at Abednego na, sa oras na ito, yung mga tumumba pero ngayon gusto nang tumayo at manindigan, taas po natin yung ating dalawang kamay patungo ng langit. Magiging lahat ng mga may sakit at karamdaman, lahat ng mga nangangailangan,
Sa oras na ito, kung meron kang sakit, meron kang karamdaman, tapos mong dalawang kamay mo patungo ng langit. At naniniwala kang kayang magpagaling ng Diyos, kayang ng Diyos gumawa ng himala, kayang ng Diyos sa sumagot sa panalangin. Kung naniniwala ka na meron Diyos na handang magpagaling, magbago ng buhay, magpatawad, magligtas, gumawa ng himala, sumagot sa panalangin, tapos mo kamay mo. Kung sa oras na ito, naranasan mo yung ikaw ay atak panaog sa pamumuhay spiritual, pero gusto mo na ng pagkatagumpay, tuloy-tuloy na, tapos mo na kamay mo patungan ng langit. Kung mga nakaraan, dumaan ka sa testing ng buhay, ng pressure, pero hindi ka nakaroon ng breakthrough, pero ngayon you want breakthrough, lift up your both hands to Jesus. Diyan, alam naman ng mga tao, alam naman ng classmate mo eh, kung akyat panahaog ka sa pagiging spiritual mo eh. Kaya minsan kahit na mag-share ka sa kanila, hindi ka nila paniniwalaan eh. Kahit mag-post ka ng salita ng Diyos, hindi ka nila paniniwalaan eh. Sinasabi, nakikita nila sa buhay mo, akyat panahaog ka lang eh. Kakapit bahay mo, mahal mo sa buhay, kaibigan mo, akyat panahaog ka lang sa pamamuhay mo spiritual. Pero ngayon, gusto mo na ng katotohanan na magbibigay ng buhay sa Diyos. Taas mo ang dalawang kamay mo patungo ng langit. Sige, and talk to your God. Kausapin mo ang Panginoon. Sabi ko nga sa iyo, ang Biblia, applicable ito sa lahat ng tao eh. Applicable ito sa lahat ng panahon. Dumating ang pressure kina Daniel, Shadrach, Meshach at Abednego. Dumating din ang pressure sa atin. At kung paano siya lang nakapanindigan, hindi lang nais ng Diyos makapanindigan tayo. Tayo nakikinig at nanonood sa parte ng tagaliran mo, laging may pain yan, laging may sakit yan, magaling ka na. Lahat ng uri ng pain sa oras na ito, pinagagaling ka ng Diyos. Maniwala ka sa akin, hindi ko na iisa-isahin pa kung anong lahat ng pain yan. Because God is a God of healing and God is a God of miracle. God of release. God is a God of deliverance. God is a God of breakthrough. God is a God of promotion. Nakita mo ang ginawa ng Lord kay Shadrach, Meshach at Abednego? Sa pamamagitan nila, nag-testify ang Lord. Ang buhay nila ginamit para maging witness to many. Until now, witness pa rin sila. Nag-testify pa rin ang buhay nila, nag-testify pa rin ang Diyos sa buhay nila kahit patay na sila. Dumating ang promotion sa kanila. Ito ang nais ng Panginoon, ipromote tayo ng tuloy-tuloy, patuloy tayo ipromote ng Lord. Kaya sa oras na ito, sa iyong paninindigan, sa iyong pagbabalik loob sa Panginoon, ayaw mo nang tumumba pa at akat panaog, ayaw mo na. Gusto mo na magpatuloy, tuloy-tuloy ka sa Panginoon. Let the healing of God flow upon you. Let the miracle of God flow upon you. Yes. Kapain mo kung saan yung may pain, kapain mo kung saan yung may sakit, wala na yan. Igilaw mo, ikilis mo, maniwala ka sa akin. Because God is a God of healing and God is a God of miracle. Pinatunayan ng Diyos yung Shadrach, Meshach at Abednego. Niligtas talaga sila ng Diyos. So ang Diyos ay nagliligtas, nagpapatawad, nagpapagaling, gumagawa ng himala, nagbabago, nagbibless, nagpopromote. Ang tao nang bibigo, pero ang Diyos hindi nang bibigo kahit kailan. Yes, Lord. At hindi mo lang kami pinapagaling at hindi mo lang kami ginagawa ng himala. Lahat ng pangangailangan namin tinutugon mo. Tinaabot mo ang aming mga mahal sa buhay. Nadali mo silang lahat dito, makakasama namin sila sa paglilingkod sa iyo. Hindi na sila maliligtas, hindi na sila gagaling. Makakasama namin sila sa paglilingkod sa iyo. Magbibigay din sila na ikapot handog at first fruits. Magkasakalipisya rin sila. Kung paano kami nagkasakripisyo at nagmamahal para sa Panginoon, ganun din ang mangyayari sa kanila. Sige, begin now to thank the Lord. Begin now to praise the Lord. Damandama ko, the Lord is moving mightily in our midst. Gumagalaw, kumikilos ang Diyos na matindi sa ating mga buhay. Ako, damandama ko, malakas sa kapangyarihan ng Diyos.
kung paano siyang nagpapagaling at kung paano siyang gumagawa ng himla. Kung paano siyang sumasagot sa ating mga panalangin. Kung paano niyang tinutugunan ang lahat ng ating mga pangangailangan. At sa pamamagitan natin, natutugunan natin ang pangangailangan ng iba. They will be healed. They will be saved. They will be baptized. They will recover. They will be raptured. They will be revived. Kurababasyanda-rabasyanda. Inihahandaanin natin sila sa pagbabalik ng ating Panginoong Jesucristo. Yes, Lord. Until the end of my life. I want to follow you. Walang titila at ako, natilig na kayo at nakapikit. So Father, let it blow in the mighty name of Jesus Christ, the Son of the Living God. Maging lahat ng mga nakikinig at nanonood, Panginoon, abutin niyo mo sila. Yes, Lord. Abutin niyo sila, Panginoon. Kung paano si Shadrach, Meshach at Abednego sa kasama siya Daniel ay naging mga matagumpay. Ganun ang gawin niyo sa kanila, Panginoon. Pura mga masyanda. At magdalaan ng maraming kaluluwa sa pamamagitan ng bawat isa. Gawin mo kami ng mga dakilang himala. At gagawin din namin sila ng dakilang himala. Pagpalain mo kami, Panginoon, pagpapalain din namin sila, Panginoon. Manatiling na kanyo kung takapigit. Forget the time. Hallelujah! Ang sabi ko, limutin mo ang oras. Ipatak mo ang luha sa iyong mga mata. Hayaan mo makinig ka sa presensya ng Diyos. Kurababasyanda-rabasyanda. Damandaman ko ang malakas sa paggalaw. Damandaman ko ang malakas sa pagkilos ng Panginoon. Damandaman ko ang kanyang pagpapagaling. Damandaman ko ang paggawa niya ng himala. Ang pagtugunan ng pagsagot niya. Wala sa kamay ng tao, wala sa kamay ng sino pa man yan. Wala sa kamay ng hari ang promisyon. Nasa kamay ng Diyos. Wala sa kamay ng hari ang kamatayan. Nasa kamay ng Diyos. At nasa ang tagumpay, wala sa kamay ng hari. Nasa kamay ng Diyos. Kurabasyanda, kurabasyanda. Come on! If you want to cry, just cry. Yes, Lord, maging lahat ng mga nakikinig at nanonood. Silang na-stroke, pagalingin mo sila. Silang na-hospital, pagalingin mo sila. Silang nagkaroon ng cancer, pagalingin mo sila. Kidney trouble, stomach trouble, anumang klaseng trouble sa kanilang physical na katawan, mula ulo ng talampakan, mula balat hanggang kaloob-looban. Yes, Lord, inaamin namin kami, nagkulang kami, nagkamali kami, nagkasala. Kami nang hina, kami nang lamig, kami naligaw at nalihis ang landas. Kami natokso, Panginoon. Nailingat kami, Panginoon, nakatake ang kadiliman. Nakapasok ang gawa ng kadiliman. Pero salamat, Panginoong Diyos. Ikaw ay nagpapatawad, nagbabago, nagpapagaling at gumagawa ka ng himala. Nagpapasagana ka, nagbibless ka, nagpupromote ka pa ng Panginoon. So tuloy-tuloy po ang aming blessing at promosyon. Kurababasyanda, rabasyiribiyanda. Yes! Come on, just talk to your God. Just cry if you want to cry. Maging lahat ng mga nakikinig at nanonood, mga kapatid namin sa Mindanao, mga kapatid namin sa Luzon at sa Bisaya, sa anong panig ng mundo, gumagalaw ang Panginoon niya ng napakalakas. Kung paano gumagalaw ng napakalakas ang Diyos dito, ganyan din sa iyong kinalalagyan. Tumayo ka na at lumakad, bumangon ka na. Sumayo, tumindig, lumundag sa Panginoon. Malaya ka na, magaling ka na, malakas ka na. Blessed, promoted, healthy, wealthy, hallelujah. Kurabasyanda, rabasyanda, rabasyanda. Pakinggan mo ito saglit, pakinggan mo ito yung mga awit. Huwag naman nang kumanda yung instrumento na lang dahan-dahan. Ang promotion ay dumating sa iyo at muling dadating sa iyo ang promotion. Maniwala ka sa akin. You will become head, supervisor, chief. Basta darating sa'yo ang promosyon, paniwala ka sa akin. Magugulat ka, masasyak ka. Another promotion is coming your way. Believe me, that's saying the Lord thy God. Oh, maraming pong salamat sa Panginoon. Thank you, Father God. Maging lahat ng mga kapatid ko sa Mindanao, mga kapatid ko dyan sa Luzon, dyan sa Bisaya,
Diyan man saan man panig ng ipan ng taigdig, nakikinig at nanonood ka ngayon sa ating Facebook Live, sa ating YouTube. Dahil yung mga pini-Facebook Live natin ito, pinapasok ito sa YouTube. I-subscribe mo. At lahat ng mga nandito, napakatapat ng Panginoon. Dito ako nangaral, pero ang Diyos ay gumawa ng himala dyan sa Mindanao. Dito ako nangaral, pero ang Diyos ay gumawa ng Lord. At gumawa ang Lord ng himala sa iba't ibang panig ng Luzon, ng Bisaya, ng sa iba't ibang bansa. Napakabuti ng Lord. Ayos na ang iyong mga, maniwala ka sa akin, lahat ng hindi normal sa iyo, normal na yan. Para ma-check mo, magpa-ultrasound ka, magpa-x-ray ka, magpa-check ka, magpa-laboratory ka, at makikita mo, magaling ka na. Ang blessing and promotion ay narin na. Lahat ng magaganda mong maarap, di sa'yo mo narin na. Maniwala ka sa akin. Oh, thank you, Father God. Sa huling pagkakataon, shall we sing that song nang may pasasalamat? With all my heart, with all my heart, I really love you. I really love you. Until the end of my life, of my life, I want to follow you. I want to follow you. I want to walk with you. Just look unto Jesus. Just look unto Jesus. In the midst of the trials. Because I know that if He leads me, Jesus always cares for me. Jesus always cares for me and gives me joy in my heart. Oh, willing to give that crown of my life. Hallelujah. Hallelujah. Itong pagsamba sa Diyos, ang pagmamahal sa Diyos bilang pasasalamat sa kapatawaran, ang galingan, himala, pagkabala sa kanilang promosyon, everything in what you hear, in what you hear, let it be as with sweet sound, let it be as with sweet in your ears. Sing it again for the very last time, tayong lahat. I love you, Lord. Taas ang dalawang kamay patungo ng langit. Love you, Lord. And I lift my voice. And I lift my voice. To worship you. To worship you. Oh, my soul. Oh, rejoice, take joy, my King. Take joy, my King, in what you hear. In what you hear, let it be a sweet, sweet sound. Let it be a sweet, sweet sound. In
Bigyan natin ang pinakadabes sa palakpak sa Panginoong Diyos na buhay. Pakasabi ko po, pinakadabes sa palakpak sa Panginoong Diyos na buhay. Pinakamalakas sa sigaw. Hallelujah! Makakaupo tayo saglit. Alam mo ba sa Mateo 21:1-3, nung sila ipapasok na ng Jerusalem, dumating sila sa lugar ng Betpage, sa bundok ng Olibo. Nagpadala ang Diyos ng 2 disipulo. Upang sa ganoon ay kalagan, no? Ang asno, pakisabi kalagan. Hinihiram ng Diyos, sasakyan ng Diyos. At ang sabi ng Diyos, pag may nagtanong ha, sabihin ninyo kailangan ko. Pakisabi kailangan. At ibabalik din kaagad. Hiniram lang ng Diyos kasi alam naman ng Diyos kailangan ng may-ari yun eh. Hiniram lang para sa kanya ibabalik agad. Pakisabi ibabalik agad. Tapos sa aklat ng unang Samuel 2:21 sa Mateo 21:1-3 yun. Sa unang Samuel 2:21 ganun din ang ginawa ni Hana. Si Hana merong isang anak na si Samuel. Nakikinig pa po ba tayo? Ang ginawa ni Hana, binigay niya sa Lord si Samuel. Amen. Aba, alam naman ng Lord na gusto niyang magkaanak. Amen. Kasi matagal siyang walang anak eh. Pero binayayaan siya ng Diyos ng anak. Anong ginawa ng Panginoon? Pinalitan ng Lord yung binigay niyang Samuel sa Diyos. Amen? Binigyan siya ng 3 anak na lalaki at 2 babae. Amen. Yung isang anak niya pinalitan ng 5. Eh alam naman ng Lord na gusto niyang magkaanak. Eh yung nagkaanak siya, in-offer niya pa kay Lord, pinag-full-time niya. Eh nakita ng Lord na kailangan palitan. Amen. Ang ginawa ng Lord, 5 ang binalit. Amen. Ganon din si Abraham. Matagal na naghintay si Abraham, 25 years, para magkaroon ng anak sa tunay niyang asawa. Nung nagkaroon na siya ng tunay na anak sa tunay niyang asawa, hinihingi naman ng Diyos. Actually, pagsubok lang yun. Pakisabi, pagsubok. Pagsubok lang. Nikilig pa ho ba tayo? Pagsubok lang yun. So mga minamahal, nung nakita ng Diyos na handang isurrender ni Abraham si Isaac kay Lord, glory to God. Anong ginawa ng Panginoon? Binalik si Abraham. Amen? At pinarami pa siya. Naging isang malaking bansa o naging isang bansa si Isaac. Amen? Naging isang bansa si Isaac. At hindi lang yun. Pati lahat ng Kristiyano sa buong mundo, anak ni Abraham. May tao pa ho ba rito? So mga minamahal, maging lahat ng mga nakikinig at nanonood, no? Ibigay natin, pakisabi ibigay. Ibigay natin yung ating mga ikaputandog at first fruits. At itong darating nating anniversary, mabuti ang Diyos, nalik agad. Ganon din si Hannah, nagbigay ng isang anak sa Diyos. Ang ginawa ng Lord, pinalitan ng 5. Ganon din si Isaac, nakikinig pa ba tayo? Si Isaac, ang ginawa ng Lord, pinilitan ng Diyos ng marami. May tao pa ho ba rito? Ano man ang ating idudunit, isasakripisyo para sa darating nating anibersaryo, may tao pa ba? Glory to God, ay ibabalik ng Panginoon yan. Kaya yung mga, huwag nyo ibigay sa malapit ng anibersary, kasi ngayon na tayo magbubok, ngayon na tayo magre-reserve. Kaya ngayon na kayong mag-withdraw. Itong week na to, yung magagawa nyo, ibigay nyo na yung dapat nyo ibigay. Isakripisyon nyo yung dapat, isakripisyon, kasi magbubok na tayo, magre-reserve na tayo. December 21 and 22 tayo. Magbubok na tayo, magre-reserve na tayo, magpaplano na tayo, bibili na tayo ng ganito, ganyan-ganyan, hindi yung malapit na. Kaya kung ano yung mga pangarap na pang sarili ninyo, huwag nyo muna i-flex yan. I-flex muna natin for the anniversary. Amen po ba? At saka sa paghahayo ninyo sa mga chapters natin, pakisabi nyo rin ito. Nakikinig pa ho ba tayo? Amen. God has been so good. Amen. Alam niyo po, in times of needs, ang Diyos po ay sumasagot. Amen po ba? Last week po, yung misis ko, masyado po siya nag-aalala. Amen. Kasi gusto niya nga daw po magpa-check up. And then unfortunately, wala po kaming cash. Hindi, marami kaming pera nasa langit. Amen. So sabi ko sa kanya, relax ka lang. God will make a way.
Yun nga po dahil saka gusto niya magpa-check up dahil kinakabahan nga po siya sa kanyang tigne dahil matagal na po siyang merong urinary tract infection or UTI. So nandun po yung takot niya na baka daw po yung kidney niya ay may diferensya na. So ako din po naman, eh, siyempre bilang isang asawa, nag-aalala din po. Amen? So sabi ko, Lord, paano nga ba ito? Wala akong pera. Kasi yung pera ko nasa langit. Naniniwala po ba kayo doon? So sabi ng Lord, manalangin ka. Sabi ko naman sa asawa ko, manalangin ka kasi manampalataya ka na ang Diyos ay gagawa ng daan para ibigay yung kailangan mo. At yun nga po, tinext ko po yung aking hipag na nasa Switzerland. Yun po kasi yung kapatid ng asawa ko na pag siya po yung kumausap, hindi po siya dinidinig. Ewan ko po siguro, dahil siguro mas maganda itong asawa ko kaysa kanya. Amen. So, hindi niya po talaga pinapakinggan yan. Amen. Dahil nga po, nag-text ako, sabi ko, te, humihingi ako sa'yo ng assistance kasi gawa nga po na kailangan may pa-check up po si yung kapatid mo, sabi ko ng gano'n, dahil merong UTI. Hindi po siya sumasagot. Nakarami na po akong text, wala po siyang reply, kahit isa. Pero sabi sa akin ng Panginoon, hintayin mo lang. Amen! Talaga narinig ko po, hintayin mo lang. Alam niyo po, siguro nag-text ako sa kanya ng mga around 11 o'clock in the morning, wala pong reply. 3 o'clock in the afternoon, wala pa rin reply. So sabi ko, sige, bahala ng Panginoon, sabi ko nun. Papapurihin po ang Panginoon. Sabi ko, Lord, sinabi mo, maghintay ako. Sabi ko ng gano'n. Ibig sabihin, gagawa ka ng paraan. Pagdating po ng 6 o'clock ng hapon. Amen? Ang Diyos po talaga ay tumutugon sa usang pangailangan. Amen? Alam niyo po, nag-text sa akin ng asawa, ay, dipag ko, sige na, withdrawin mo na. Amen? At yun nga po, nagpadala siya ng papacheck up sa asawa ko, at purihin naman po ang Panginoon, dahil nagpa-check up naman itong asawa ko, eh, hindi naman pala masyadong ano yung kanyang kidney. Amen? Masyado lang po siya nag-aalala. So, ang nais ko lang pong i-emphasis dito, no? In times of need, ang Diyos ay sumasagot. Magtiwala lamang po tayo. Sa Diyos po lahat ng kapurihan. Praise God. Talaga napakabuti ang Panginoon. Tayo po ay dadako sa pagbibigay. Excited ba tayong magbigay? Amen. Makipagbasa po tayo sa Unang Hari 17. Sa Unang Hari 17, verse 7. Ngunit dumating ang panahon na natuyo na rin ang baptis. Kaya sinabi sa kanya ni Yahweh, umalis ka rito, pumunta ka sa Repta, sa lupain ng Sidon. May inutusan akong isang balo na magpapakain sa iyo roon. Verse 10, pumunta nga siya roon at nang pumasok na siya sa pintuan ng lungsod, nakita niya ang balo na namumulot ng panggatong. Sinabi niya sa babae, maari po bang makainom? Verse 11, aalis na ang babae upang ikuha siya ng tubig. Nang pahabol niyang sabihin, kung maaari, bigyan mo na rin ako ng kaunting pagkain. Verse 12, sumagot ang babae, alam po ni Yahweh na iyong Diyos na wala na kaming tinapay. Mayroon pa kaming kaunting harina at kapatak na langis. Namumulot ako ng pang may gatong upang lutuin iyon at makakain man lamang kami ng anak ko bago kami mamatay. Verse 13, sinabi sa kanya ni Elias, huwag kang mag-alala, humayo ka at gawin mo ang iyong sinabi. Ngunit ipagluto mo muna ako ng isang munting tinapay at pagkatapos magluto ka para sa inyo. Sapagkat ganito ang sinabi ni Yahweh
Diyos ng Israel, hindi na maubos ang harena sa lalagyan at hindi na rin matutuyo yaong langis sa tapayan hanggang di sumapit ang talagang takdang panahon na ang ulay parating papatakin ng may kapal. Purihin po ang Panginoon. Ang revelation po sa akin dito, maganda po, di ba, na unahin natin ang gawain ng Panginoon, ang lingkod ng Diyos. At sinabi po dito ni Elias, unahin mo muna ako bago kayong magina. Pero sinabi niya, di ba, mamamatay na kami. Isang kainan na lang, mamamatay na kami. Pero anong itinin ni Elias na unahin mo siya, unahin natin ang lingkod ng Diyos at unahin natin ang gawain ng Panginoon. So dito po, nangako po ang Panginoon, huwag kayong mag-alala, ang sabi niya, at hindi na mauubos ang harina sa lalagyan, hindi na rin matutuyo yaong langis sa tapayan. So kung unahin natin ang Panginoon, hindi na tayo matutuyuan ng langis at ang harina natin ang hindi na mauubos. Kagaya po ng ginawang ng balong ito, inuna ang lingkod ng Diyos si Elias. Pinagluto siya bago silang mag-ina. Kaya purihin po ang Diyos, 3 taon pumapatak ang langis at yung harina tuloy-tuloy ang pagdaloy, hindi naubusan. Sumagana yung babaeng balong dahil sa pagsunod sa lingkod ng Diyos at sa gawain ng Panginoon at sa Diyos din. Kung minsan masakit, di ba, na unahin natin. Pero yun po ang sinasabi ng Bible. Unahin natin ang gawain ng Panginoon, ang lingkod ng Diyos. Dahil dito tayo pagpapalain ng Panginoon. Pag inuna natin siya, gagawa ang Diyos ng himala upang tayo ay pagpalain. Talaga po, madalas, sabi nga ng kapatid, buwis buhay. Yun na lang yung pera mo, pero sinabi ng Diyos, unahin natin siya. Ibigay natin ang 10%, ibigay natin ang love gift sa man of God, ibigay pa rin natin ang para sa mission at lahat ng gawain sa ating ministeryo. Kaya po, nung nakaraan po, alam niyo po yung nagkaroon ng El Nino, di ba? Dahil nagkaroon po ng El Nino, naapektuhan po yung pananim namin pala yan. Pero ngayon, hindi na po mangyayari yon. Dahil sinabi ng Panginoon, hindi na tayo mauubusan ng harina at langis. Kaya pupurihin ng Diyos, ibigay natin ang 10% para sa tithes and offering. Ibigay natin ang ating love gift sa man of God. Ibigay din natin ang ating first fruit para sa gawain ng Panginoon. Sige po, magbigay tayo sa Panginoon. Diba, sabi niya, nangako siya na hindi tayo mauubusan. Ilagay na po natin ang ating mga offering bucket at magbigay tayo sa Diyos na may kagalakan. Everybody.
much love in the kingdom.